Tugon Natin, ang kwento ng isang dalaga na nagbalik at umuwi sa kanilang probinsya sa Batangas. Ngunit sa kasamaang palad at sa hindi inaasang pangyayari, ay mapapanganib ang buhay dahil sa isang masamang tao na gustong gumahasa sa kanya. Mabuti na lang at nagawa niyang tumakas at doon rin makikilala niya ang binatang tutulong sa kanya upang siya ay mabihisan. Ngunit paano kung ipakilala siya ng binatang estranghero bilang fiancé niya sa kanyang pamilya at sa dating kasintahan? Paano na kung ang kanilang pagpapanggap ay mauuwi sa isang totohanan? Samahan niyo akong pakinggan ang kwento ng pag-ibig ni Monique at James. Chapter 1. Nakatanaw si Monique sa labas ng bintana ng bus. 2 oras na siya na nagbabiyahe. Dapat nasa kalagitnaan na ng kanyang destinasyon. Subalit sa tansya niya, 4 oras sa biyahe magiging kulang sa ilang oras dahil sa malimit na paghinto ng bus sa bawat estasyon. Kung alam lamang niya na ganito ang mangyayari sa biyaheng pagmamadaling araw sana ang kinuha niya. Pagkadating kasi sa San Isidro ay babalik rin siyang muli ng Valenzuela. Hindi agad niya naisip na kaya naging madali ang biyahe nila. Sila ng buong pamilya nang umuwi. May ilang taon na nakakaraan dahil sariling sasakyan ang ginamit nila. Inihilig niya ang ulo sa sandalan at inalala ang pangyayari sa kanyang buhay. May 4 araw pa lamang ang nakakalipas. Hindi pa niya halos na iaayos ang cap sa kanyang ulo nang pumasok sa nurse quarter ang matalik na kaibigan na si Verna. Mabuti't nandito ka na. Pinatatawag ka ng assistant director. Bungad nito. Mula sa salamin, napalingon si Monique sa kaibigan. At bakit daw? Inilahad ng babae ang 2 kamay. Hindi ko alam. Si Dr. Mandigmad lang ang nagsabi sa akin na pag dumating ka, dumiretso ka sa office ng assistant director. Kaya ba hindi ka pa umuwi? Ako muna magjo-duty sa'yo habang nasa itaas ka. Hindi mo ba talaga alam ang dahilan kaya ka pinatatawag? Hindi nabanggit ni Dr. Mandigma sa'yo? Umiling si Monique na nag-iisip. Nasa second floor ang opisina ng assistant director ng hospital at gumamit na lamang siya ng hagdan paakyat. Kung personal ang kailangan sa kanya ng mama ni Dr. Ryan Mandigma at halos 1 taon na niyang nobyo, ipapatawag siya sa bahay nito kasama ang lalaki at gagawin yun sa oras sa duty siya. Ang mama ni Ryan ay isa sa mga nagmamay-ari ng ospital na pinapasukan niya. Mula sa pagiging midwife, pinagpatuloy niya ang pag-aaral ng nursing. At sa ospital na ito ang una niyang trabaho. Dati isa lamang kilalang diagnostic clinic sa Valenzuela ang naturang ospital. At wala pa 3 taong na itatayo ang 5 palapag na paggamutan. Kompleto sa facilities ang ospital. Kahit bago lamang ito, kilala na rin ang mga doktor bilang mga mahuhusay at espesyalista sa bawat field ng mga to. Bilang isa sa mga pioneers, nahirang siyang maging isang assistant head nurse. Samantalang si Ryan, matapos magpakadalubhasay sa ibang bansa, umuwi ng Pilipinas noong nakaraang taon. At wala pang 3 buwan silang nagkakakilala, niligawan at sinagot niya to. Alam naman niyang marami ang naiinggit sa kanya nang siya ang ligawan ng binatang doktor. Mataas, gwapo at mahusay na doktor si Ryan. Huwag nang idagdag pa na may kayat sa buhay. Pagmamalaki ang nadama niya dahil totoo namang maraming may gusto dito. Kabilang na ang opigay ni sa ospital na si Dr. Bea. Bagaman hindi mainit ng pagtanggap sa kanya ni Mrs. Araceli, ina ni Ryan, bilang kasintahan ng anak nito, hindi naman siya tinatanggihan at sapat na sa kanya yon. Isang marahang katok ang ginawa niya bago marahang tinulak ang pinto ng silid ni Mrs. Mandigma. "Come in, Miss Moreno," ang wika ni Mrs. Mandigma pagsungaw niya sa pinto sa formal na business-like na tinig. Bahagya na gulat ang dalaga sa dinatnan. Hindi lang ang assistant director ang naroroon. Naroon din si Ryan at si Dr. Punzalan. Nagtatanong ang mga matang napatingin siya sa kasintahan
Subalit nagyuko ito ng ulo. Please sit down, Miss Moreno. Si Mrs. Mandigma na itinuro ang silya sa harap ng desk nito. At tubiling daw po ang dalaga. Hindi maisip kung para saan ang meeting na to. Bahagya namang tumikim ang assistant director at tumingin sa kanya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Miss Moreno. Wika nito. Kagabi, sa third shift ay may ipinasok na pasyente. Isang dalagita, Myra Santos. Tinitigan siya nito na parang naghihintay ng recognition mula sa kanya sa pangalang nabanggit. Nang manatiling blanco ang expression niya ay nagpatuloy ito. She had a massive bleeding, hemorrhage dahil sa infection. Is she okay now? Tanong niya. Nangangailangan marahil ang pasyente ng private nurse at siya ang gustong i-assign ni Mrs. Mandigma. Naisip niya. Pero bakit kailangan ito magsabi? Magagawain ng mga attending doctors ito. Thanks to Dr. Punzalan here. Nag 50-50 chances ang bata dahil sa maraming dugong nabawas. Sinulya pa niya si Dr. Punzalan na ang mga mata ay titig na titig naman sa kanya. Si Ryan ay nanatiling nakatingin sa carpet. Nagpatuloy si Mrs. Mandigma. She had an abortion, Miss Moreno. Oh my God! Naibulalas naman ni Monique. Tatlong pares na ang mga mata na natuon sa kanya. As if you don't know, si Dr. Punzalan na nagsalita sa unang pagkakataon. Hatred ang nakikita niya sa mga mata nito. Anong ibig niyong sabihin? Nagtataka namang wika niya sa doktora. Ikaw ang tinuturo ng pasyente gumawa niyo sa kanya. Si Mrs. Mandigman na sa pagkakataong to ay kinakitaan ng galit sa mga mata. Ako? Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Yes, you. At kung umasta ka parang hindi mo alam ha, Monique? Si Doktora Punzalan ulit. Pero hindi ko magagawa yun. Paano ko gagawin ang ganong kasalanan? You must be very wrong about this. Tiningnan niya si Raya na tila hinihintay na ipagtanggol siya nito. Nasabihin sa dalawang babae na hindi niya magagawa ang sinasabi ng mga to. I have talked to the patient myself, Monique. Positibo niyang sinabing ikaw. Sinabi rin niya kung magkano'ng binayad niya sa'yo. Pinighalong galit at lungkot ang nasa tinig ng binatang doktor. Hindi totoo yan! Mariin naman tanggi niya. Gusto ko makausap at makita ang pasyente. You will do that later, Miss Moreno. Wika ng assistant director. Pero natitiyak ko sa'yo na hindi ibang Monique Moreno ang tinutukoy niya. She even gave your home address kung saan mo ginawa ang abortion. And as far as we know, your house had a small clinic dahil midwife ang mama mo at isang taong ka na rin namang nag-practice ng midwife bago ka naging nurse. This is insane. Naisi-isip, hindi ko magagawa ang sinasabi niyo. And I do not even know the patient. I have not heard of her. Paano niyang sasabing ginawa ko yun sa kanya? Patuloy niya sa hindi makapaniwalang tinig. Diyan palang nagsisinungaling ka na? Si Doktora Punzalan na naman. She was my patient, Monique. She came to my clinic last week for consultation. I diagnosed her 2 months pregnant. She got hysterical that she went out of my clinic. Itatagin mo bang nilapitan mo ang pasyente sa hallway? My secretary saw you. Narinig din ang sekretary ko nang sabihin mo sa pasyente na ikalma ang sarili at magagawa ng paraan ang suliranin nito. Pilit niyang inalala ang insidente ang sinasabi ng doktora. Pauwi na siya nang makasalubong sa pasilyo ang isang babaeng umiiyak ng malakas. Out of concern, nilapitan niya ito at itinanong kung anong nangyari. Nagdadalang tao ang babae at hindi ito gustong panagutan ng boyfriend. Tumingi siya kay Mrs. Mandigma. Yes, I remember talking to her, but I didn't even bother to ask her name. At totoong sinasabi ko na maayos rin ang problema niya. I was trying to comfort her, but that was all there is, and I never saw her again. Nakatingin lamang sa kanyang tatlong kaharap.
Hatred and contempt ang nasa mukha ni Dr. Bea. Anger naman ang kay Mrs. Mandigma. Galit, kalituhan at hindi makapaniwalang tingin naman ang nakikita niya sa mukha ng katipan. Isang malaking kasiraan sa ospital ang nangyayaring to, Ms. Moreno. Sinasagot ng ospital ang mga magagastos ng pasyente. Huwag na lamang humaba pa ang pangyayari at makarting pa sa ibang tao. Formal na sinabi ni Mrs. Mandigma. You can see the patient now if you want proof. Sinilya pa nito ang anak at si Dr. Punzalan. Let's go, Monique. Si Dr. Punzalan na matalim siyang tinapunan ng tingin at nagpatiunang lumakad. Mabigat ang katawang tumayo siya. Hinagilip ng mga mata si Raya na nanatiling nakayuko. Nagugulang sumunod siya sa doktora. Sa likod niya ay si Ryan. Isa sa mga private suite ng ospital ang pinasok nila. Nauuna pa rin si Doktora Bea. Lumingon ang naroong pasyente. Nakilala mo ba si Nurse Monique Moreno? Nilinga siya ng pasyente. Makalipas ang ilang segundo ay nagtakip ng mukha at sumigaw. Siya nga! Ayoko siyang makita! Ilabas niyo siya rito! Pero, ani niya subalit kasabay ng nakamamatay na tingin mula kay Dr. Bea, ay inakay siya palabas ni Ryan. Hindi siya makapaniwala. Wala sa loob ng sumunod siya sa kasintahan pababa sa klinik nito sa first floor. Ryan, huwag mo sabihin sa akin naniniwala ka sa babaeng yon. Nagsisinungaling siya. Hindi ko magagawa ang iniisip niya. Mahigpit siyang napahawak sa braso nito nang sa loob na sila ng opisina. Malungkot naman na umiling ang doktor. You know how I hate people na gumagawa ng abortion, Monique? I know you needed the money dahil sa mama mo. Pero dapat sinabi mo sa akin. Hindi mo dapat... Shut up! Sigaw niya. Nanginginig ang buong kalamnan at hindi niya magawang umiyak sa pangyayaring to. If ever, kailangan mapanatili niya ang dignidad. Higit kanino man, ikaw ang kaisa-isang tao makapagpapatunay na hindi ko kayang gawin ang binibintang ninyo. Monique, tayo na lang dalawang narito sa silid. Hindi mo naman kailangan magsinungaling sa akin. Banayad naman na wika ni Ryan. Nalilisik ang mga matang tinitigan niya ang kasintahan. Ito ba ang lalaking pinag-ukulan niya ng pagmamahal? Ito ba ang lalaking pinangarap niya makasama sa hirap at ginhawa? Sa natitirang bahagi ng buhay niya patungo sa pagtanda? Ipadadala ko resignation letter ko sa ospital, Ryan. Sinabi niya yun ang nakataas ang noo. Akma siyang tatalikod ng hawakan ng binata ang braso niya. Hindi mo kailangan mag-resign, Monique. Alam kong higit kailanman, ngayon mo kailangan ng trabahong to. Pinapaubaya sa akin ng mama ang pagdedesisyon. You could just probably step down mula pagiging assistant head nurse. Parang disciplinary action. Isang mabait na ngiti ang pinakawala naman niya. May mga sandaling mahalaga ang dignidad ng isang tao kaysa sa trabaho o pera. Goodbye, Ryan. Taas noong lumabas siya ng pinto ng opisina ngayon. She can be a very good actress, Ryan. Si Dr. Bea na lumabas sa connecting door. Ang kabila ng pinto ay ang klinik nito. How long have you been listening? May bahagya namang irita siya sa tinig ni Ryan. Long enough to hear her denials. Huwag mo sabihin sa akin na niniwala ka sa kanya. My God, may paghahamon naman ang titig nito. I don't know, Bea. Hindi ko alam ang iisipin. Ang akala ko'y kilala ko siya. Tiimbagang naman na sabi ng lalaki. Ano? Hindi naman makapaniwalang balala si Verna nang marinig ang pagkukwento niya kung bakit siya pinatawag. Pero hindi mo naman paggagawa ang bagay na yun, Monique. Mabuti ka pa, Verna. Naniniwala na hindi ko kayang gawin yun. Si Ryan hindi. Sa lahat, siyang inaasahan kong una magtatanggol sa akin. Pero ayun, hindi ka usapin na kung pati una hindi ginawa. Buong pait niyang sinabi. Anong ginagawin mo? Hindi mo babalak na ipagtanggol ang sarili mo at patunayang mali ang bintang nila? Umiling ang dalaga.
Sa narinig at nakita ko, nahusgahan na ako, Verna. Sa klinik ni Ryan kanina, inaasahan ko makikinig siya sa panig ko. Pero salip, pinaaamin niya akong pilit na ginawa ko ngayon. Sinapo ng mga palad niya ang mukha. Were you terminated? Alanganing tango naman ni Verna. Umiling siya. No. Gusto lang mangyari ni Ryan, bumaba ako sa pagiging assistant head nurse. Oh, Nick. Hindi magagawa ni Doktor. Mandigma sa'yo yan. Yun nga din ang akala ko eh. Tumayo siya at inayos ang sarili. Sa'yo ko ipapadala ang resignation letter ko, Verna. Daanan mo sa bahay bago ka pumasok bukas. Would it really hurt your pride so much kung sundin mo ang sinabi ni Dr. Mandigma? Munik, alam ko higit kailanman ngayon mo kailangan ng pera. May mga bagay sa mundo na higit na mahalaga kaysa sa pangangailangan, Verna. At isa to sa mga bagay na yon. Matigas naman niyang sinabi. Hindi kaagad nakapagsalita ang dalaga. Nung akmang lalabas ng nurse station ng kaibigan, hinawakan to sa braso. Kung kailangan mo ang tulong ko, Munik, pera man o ano, huwag ka magatubiling lumapit, ha? Mapait naman ang humiti si Munik. Alam ko, at salamat. Sa isang malaking government hospital sa Maynila, nagtuloy si Munik pagkagaling ng Valenzuela. Naka-confine doon ang kanyang ina na si Rosita. Dati itong naka-confine sa ospital na pinagdiling ko rin niya. Subalit, inirefer ito sa Maynila dahil sa kaso nito. Sa ospital rin ito, in turn, ang bunso niyang kapatid na si Roy. At totoong malaking bagay na sa paaralan at ospital na iyon nag-aaral, ang intern na si Roy. Dahil kahit nasa payward ang ina, hindi na nila kailangan magbayad ng doktor. Dahil ang mismong consultant na humahawak sa kaso ni Rosita ay ang ama ng kaibigang matalik ni Roy. Subalit, kailangan pa rin bilhin nila ang mamahaling mga gamot. Kasali na rin doon ang pagkain sa araw-araw at ang bayad sa silid na malaki pa rin kada araw. Intern si Roy at 2 taon na lamang ay papasok na sa ospital na iyon ng residency. Hindi nito kailangan huminto o maantala man lang sa pagtatapos ng pagkadoktor. Nasa government hospital din na iyon ang kanilang ina na nangangarib na maputulan ng isang binti. At siya ay ngayon panawalan ng trabaho. Anak, bakit ka narito? Si Rosita nung dumating siya. Hindi ba duty ka ngayon? Iginala muna ng dalaga ang paningin sa loob ng silid na kung saan ni 5 pasyente ang umuuko pa, bagaman sa pagkakataong yun ay bakante ang isang higaan. Hindi niya gusto magsinungaling sa ina pero hindi naman niya ito nais na bigyan ng alalahanin. Nakipagpalit kasi siya ng day off. Si Verna. Ma, pinasukan niya ang duty ko para tuloy-tuloy ang day off niya. May lalakari siya sa araw na yon. Oh eh, hindi mo ba nasasalubong ang kapatid mo? Ilang minuto rin dito. Kasama si Dr. Labrador. Nasa OPD si Roy ngayon. Umiling siya. Kumusta na raw po ang binti niyo? Inoobserbahan iha? Bukas ipapa-x-ray ito. Ani Rosita na bahagyang tinaas ang kaliwang binti. Pero malamang na matutuloy ang operasyon. Sinabi sa akin ni Dr. Labrador kanina. Na naman ma? Bulalas ang dalaga. Narsiya at dapat hindi siya magpapakita ng ganong damdamin sa ina. Subalit ito ay 3rd operasyon kung sakasakali na dadanasin ni Rosita sa pagsisikap na maisalba ang binti. At bagamat nagpapakita ng katatagan ng ina, alam niya na nahihirapan to. Ang papa nilang si Dado ay isang government employee at isa namang midwife si Rosita. Mahigit na 4 buwan ang lumipas ang pagpasyahan na mag-asawa na huminto na si Rosita sa pagiging midwife at magretiro na rin si Dado sa pamamasukan at magnegosyo na lang. Poultry at piggery ang balak na mag-asawa na ang lokasyon ay sa kapirasong lupa nila sa Batangas. Nakawidraw na ang mag-asawa nang mangyari ang robbery hold up na yon sa isang bangko sa Valenzuela. Sa 3 hostages, isa rin si Rosita na ang perang wini-withdraw ay hawak pa. Sa pag-aalala sa asawa, agad na sumugod palapit si Dado at pinaputikan ito ng mga hold-upper.
Nag-histeria si Rosita at hinampas ang holdupper. Hindi pa nasiyahan at pinaputakan ng baril at sa kaliwang binti tumagos ang bala. Sa mismong ospital na pinagtatrabahuhan niya dinala ang mag-asawa. Dead on arrival ang papa niya. Hindi siya pinahintulutan ni Ryan na pumasok sa OR habang inaalis sa mga doktor ang bala sa binti ni Rosita dahil sa hysterical stage niya. Bagaman maayos na nakalabas ng ospital si Rosita, nagbago ng takbo ng buhay nila nang mamatay si Dado. Ang tanging nagpapatibay sa mag-ina ay si Roy. At sa panahong iyon ay naroon din si Ryan sa tabi niya upang damayan siya. Subalit, nitong makalipas na mahigit isang buwan, nagkaroon ng pagbabago sa kalagayan ni Rosita. Nanuyunti-unti na sanang makakabawi sa pagkamatay ng asawa. May isang ugat sa binti nito ang nagbara na naging sanhi ng pangingitim nito. 2 linggo muna ito sa ospital na pinaglilingkuran niya bago tuli ang nailipat sa kinalalagyan ngayon. Ang anak na to? May bahid ng ngiti ang mga labi ni Rosita na magsalita at pumuko sa pag-iisip ni Monique. Magagalit pa sa iyo si Roy niyan pag nakita niyang bumubulalas ka ng ganyan. Minsan nga inaiisip ko kung paano kang naging nurse kayong malambot ang puso mo. Napatingin sa ina si Monique. Alam niya sa kabila ng pinakikitang tatag ng ina, naroon ang takot sa dibdib nito. Sino ba ang hindi matatakot? Gayong nagbabadyang maputol ang isang binti. At panibagong gastos na naman yun sa mamahaling gamot. At si Roy, kung hindi full scholar, malamang na hindi to makapag-aral ng medisina. O iha, hindi mo na ako sinagot. Tanong sa kanya ng kanyang ina. Chapter 2. Bumalik sa ina ang pansin ng dalaga. I'm worried about you, ma. Banayad niyang sinabi. And I'm worried about you, Monique. Ikaw na lang ang naghahanap buhay sa atin. Kasi sino na lang ang kinikita mo sa laki ng gastos ko dito sa ospital. Si Roy man ay nag-aalala rin sa'yo. Gusto na nga ng kapatid mo na huminto na lang muna at maghanap ng trabaho. Dumilim ang mukha ng dalaga. He wouldn't dare. 2 taon na lang at doktor na siya. At pagkatapos 5 taon ulit sa residency. At dahil gusto niyang maging espesyalistang doktor, another 2 years more. Kung hihinto siya ngayon, maputi na ang buhok niya bago siya maging doktor. Pero paano ka anak? Mahihirapan ka. Bakit ba ako ang iniintindi ninyo? Kayo tong may nararamdaman. Isang buntong hininga ang pinakawala niya. May suggestion ako, ma. Kung papayag kayo. Ani na anak? Wala na rin lang ang papa. Nakita niya ang pagkulimlim na mukha ng ina at gusto niyang mahabag dito. Bakit hindi na lang natin ipagbili ang lupa sa Batangas? Maliban sa papa mo na taon-taon umuwi doon, hindi pa natin muling nakita ang lupang yun mula nang huli tayo na magpunta iha. At 6 na taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang lolo ninyo na dahilan ng pag-uwi natin. Pero hindi ba at doon balak ng papa na maglagi ng full-treat piggery? Tumango naman si Rosita upang mapakinabangan ng lupa. Hindi naman kasi kalakihan yun. May 500 metro kwadrado lang at tinatauhan na mag-asawang Lope at Densya. May presyo yun, mama. Pag-uusapan namin ni Roy mamaya kung ano ang mapagkakasunduan namin. Pupunta ako sa Batangas bukas o sa Makalawa para matignan ang lupang yun. Nang gabing yun ay pinag-usapan nila magkapatid ang tungkol sa pagbibili ng lupa sa Batangas. Hindi naman tumutol si Roy, bagamat iginit nitong huminto na lang muna sa pag-aaral. Saka na muna natin pag-usapan ng bagay na yun, Roy. Pag talagang wala na tayong magagawa pa. Pansamantala ay pupunta muna ako sa Batangas. Ako ang lalaki, Monique. Ako ang dapat na kumakarga sa inyo ni Mama at hindi ikaw. Tigilan mo nga ako niyang pagsasabi mong yan. Kung hindi ko na kaya, Roy, sasabihin ko sa iyo. Sa ngayon ay napakahalagang nasa ospital ka dahil sa Mama. Aniya, doon na rin natutulog ang kapatid dahil sa pagbabantay sa ina. Umuwi lang ito kung magbibihis at may kailangan. She'll have another operation. Marahan tugon nito. Precisely. Kaya huwag mo munang isipin yung sinasabi mo.
Gusto man niyang sabihing wala na siyang trabaho ay hindi niya ginawa. Lalo lamang ipagigiitan ng kapatid na tumigil na lang muna ito sa pag-aaral. Isang araw ang pinalipas ng dalaga bago umalis ang Venezuela. Maliban sa resignation letter, inasam pa rin niyang pupuntahan siya ni Ryan at ihingin ang panig niya at tutulungan mapatunayang wala siyang kasalanan. Subalit hanggang sa umalis siya, ni hindi man lang tumawag sa telepono ang kasintahan. Tinapusan ito ang anumang ugnay na meron sila. Nainis siya nang muling pumasok sa isang paradahan ng bus at huminto. Ang ibang pasahero'y nagbabaan at pumasok sa katabing karinderiya. Ang iba naman ay upang pumunta siguro sa palikuran. Tiningnan niya ang relo sa braso at pasado alas dos na. Napasandal siya. Naisip na gagabihin siya sa pag-uwi pabalik sa Venezuela. Tinanong niya sa konduktor na nasa labas kung anong oras sila makakarating ng Batangas. Pasado alas tres siguro, miss. Magpapalit pa tayo ng gulong na flat eh. Gusto ba niyang magalit ay wala man siyang magawa. Makalipas ang mahigit na kalahating oras ay muling tumakbo ang bus. Kung tutuusin, hindi naman mabagal ang pakitakpon nito. Kaya lang natraso dahil sa mga paghinto-hinto. Menos 5 bago mag-alas 3 ay dumating na sila sa istasyon ng Batangas na umaambon. Lumakad siya patungo sa paradahan ng tricycle. Saan ang patungo niyo, miss? Ang tricycle driver na nasa unang pila. Sa Duluhang Mangga. Hindi namin ruta yun, sagot ng driver. Doon, miss. Inginuso nito ang isang daan na walang nakaparada kahit na isang sasakyan. Magkabang kayo ron at baka may maghatid sa inyo. Malayo kasi ang Dulong Mangga at nag-iisa lang kayo. Malamang nasisingilin kayo ng mahal na maghahatid sa inyo. Salamat. Ani at mabilisan nila kadang tinuro ng driver. Itinaas niya sa ulo ang shoulder bag upang ipagsangga lang sa mahinang ambon. Ilang minuto na siyang nakatayo at basa na ang bag niya nang may dumating na tricycle. Maghahatid ba kayo sa Dulong Mangga? Nang akmang iiling ang driver, agad siyang nagsalita. Balikan din ho, magpapahintay ako sa inyo. Isang daan ang isang patungo ron, miss, at kung isa ka lang, doble. Sagot ang driver na tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Isang daan? Sa isip-isip niya. Sige ho, at sumakay na siya sa tricycle. Ilang minuto ko ba patungo ron? Kulang-kulang 30 minuto. Huminga siya ng malalim at tinanaw ang dinaraanan nila. Sa pasimula ay may manghilang-hilang bahay sa tabi ng daan. Subalit habang lumalayo sila ay puro ilang ang nakikita niya. May mga bahay naman, iilan at kailalayo pa ng agwat sa isa't isa. Medyo lumalakas na rin ang kanina'y ambon lang. Muli siyang tumingin sa relo. Siguro makakabalik siya ng istasyon ng bus bago mag-alas 5. At bago rin siguro maghating gabi ay nasa Maynila na siya. At ano man ang mangyari, maaari siguro siya makitulog sa mga tumatao ng bahay ng kanyang ama. Hindi nagtagal ay huminto ang driver at sinilip siya. Dulong Mangga na to, miss. Walang kibong bumabaan ng tricycle ang dalaga. Waling ipinatong ang ulo sa bag at tinikot ang paningin sa paligid na puro sukal at gubat. May 4 na kubo siyang natanaw sa paligid. Ang bawat isa ay magkakalayo. Isang bahay sa may malaking puno mangga ang natanaw niya. At hindi siya maaaring magkamali. Yun ang bahay ng lolo niya. Natatandaan niya ang puno manggang niya na noon ay nakasabit na sa duyan. Hintayin ho niyo ako. Wika niya sa driver at lakatakbo ang ginawa patungo sa bahay. Gusto niyang malumo na makitang saradong sarado to. At kususuriing mabuti, mahihinuhang matagal lang hindi natitirahan. Nagbaka sakali pa rin siya na magpatao po. Umikot sa likod ng bahay at isang bahay ang natanaw niya sa may di kalayuan. At may nakita siyang nanungaw na matandang babae. Lumakad siya patungo ron. Mahigit na halos kalahating taong walang naninirahan dyan, ining. Wika ng matanda na magtanong siya. Nasaan po ang mag-asawang Lopez din siya? Anya na bahagyang sumilong sa bahay at hindi na nagbibiro ang ulan na may kasama pang hangin. May isang taon nang namatay si Kalope at si Cadencia naman isinama na ang anak sa Isabela. Hindi nga natataniman ng pali ang palaya na yan eh. Inginuso nito ang tigang na palayan. Bakit mo ba hinahanap, Haining? Apo ho ako ni Juanito Moreno. Gusto niyang maiyak sa narinig. Anak ka ni Dado? Kumusta ng ama mo? Halika na rito at lumalakas ang ulan. Yakag ng matanda. Nilingon ng dalaga ang tricycle at sinanya sana maghintay ito at pumanik siya sa kubo. Sinabi niya sa matanda ang kanyang satya. Naku anak,
Di ko maipapangako sa iyong magiging madali ang pagbibili ng lupang yan. Mahirap lang naman ang mga tao dito at halos hindi nga matamna ng pali ang sariling sakahan. Isa pa, kung may bibili man niyan, hindi rin babayaran ng mahal dahil napakalayo nito sa bayan. At maliban sa puno mangga na iilan-ilan, hindi bubunga kung hindi pa bobombahan ng kemikal. At hindi naman kalakihan ng lupa, Ining. Naluma ang dalaga. Nasayang lang ang oras, pera at pagod niya. May katwira naman ng matanda. At ang alam niya ay na-homestead lang ng lolo at lola niya ang lupa at pinahintulutan. Mabigat ang katawang tumayo siya. Wala rin po palang pinagbago ang lugar na to nung huli kaming nandito. Kung ito man lang sana nalalapit-lapit sa bayan. Tutuloy na ho ako at maaraming salamat po. Saka ko na lang pag-iisipan ang gagawin sa lupang yan. Inabot ng matanda ang salakot na nakasabit sa dingding. Gamitin mo to, Ineng, at malakas ng ulan. May bagyo na yata. Ibaba mo na lang dun sa damo at makukuha ko rin yan. Naku, salamat po. Inilagay niya sa ulo ang salakot at halos patakbong tinungo ang nakaparadang tricycle. Banayin niyang inihagi sa damuhan ng salakot na makapasok sa tricycle. At tagal mo, miss? 1,000 na ang hingin kong bayad sa'yo. Ang driver na tila naiinis. 1 taon lang ang isinagot niya. Hindi pa sila gaanong nakakalayo ng bumuo sa tuluyan ng malakas na ulan. Nagdilim ang buong paligid at sinabay nito ng kulot at kidlat. Bahagya siya na pasiksik sa sulok. Mag-aalas 6 pa lang pero madilim na. Nagsindi na ng headlight ang driver. Pumapasok na rin sa loob sa tricycle ang ulan at naramdaman niya ang biglang pagliko ng driver sa may pakaliwa. Gusto niyang itanong kung may ibang daan silang maaring daanan dahil kaninang patungo sila ron, wala silang dinaan ng sharp curve maliban sa ilang kurbada. Pero hindi na lang siya kumibo dahil bukod sa hindi niya maririnig ang driver, ay higit itong alamang daan. Mahaba-haba na rin ang tinatakbo nila nang huminto ang tricycle. Anong nangyari? Nasiraan ho ba tayo? Pasigaw niyang tanong upang marinig siya nito. Subalit hindi sumagot ang driver at salip ay patakbong umikot sa kabilang gilid niya at takmang papasok. Bakit ho? Aniya na pinatigasan ng pagharang dito. Basa na ako, miss. Magpatila muna tayo ng ulan. Hinawakan nito ang hinta niya at pilit siyang pinauusog. Kahit nakamaong, gusto niyang kilabutan sa higpit ng pagkakapisilita sa kanyang hinta. Naku, hindi ho maaari. Basa din naman ho dito. Doon na lang kayo sa upuan niyo at huwag tayong huminto ho. Pilit niyang pinatatag ang tinig kahit na may bumangon na kabas sa kanyang dibdib. Nasa isang madilim na lugar sila and only God knows where. Ngumisi naman ang lalaki at naamoy niya ang amoy tabako nitong hininga. Huwag ka nang pumalag, miss. Total, malamig at malakas ang ulan. Kahit na ano pa ang gawin mo, wala makakarinig sa iyo rito. Inabot nito ang mukha niya at muling nagtangkang pumasok. Mabilis naman siyang umilag. Ano bang sinasabi niyo? Kalahati na ng katawan ng lalaki ay nasa loob. Anak nang, huwag ka nang magpakipot at nababasa na ako. Usog ka ron. Marin siya nitong itinulak pa usog subalit itinaas niyang paa at mabilis at tinadyak ng driver. Nagulat o, nawala ng panimbang at tumumba sa lupa. Walang inaksayang panahon si Monique. Mabilis na bumaba upang tumakbo subalit hinawakan siya ng driver sa binti. Kasabay ng malakas niyang tili na nilunod lang ng ulan, kulog at kidlat ay bumagsak siya sa lupa. At saan ka sa palagay mo pupunta ha? Wika ng driver na hawak pa rin ang isang binti niya at hinihila-hila siya. Gusto na niyang magpanik subalit lalo lang siyang napapahamak. Hindi niya alam kung makakataka siya sa hayop na to pero iisa ang tiyak. Mapapatay na muna siya nito. Ngayon alam na niya kung anong nararamdaman ng mga babaeng napapaharap sa ganitong mga buhong. Pumulupot ang kamay niya sa sariling bag. Mabilis siyang inalis sa katawan. Kasabay ng tadyak niya sa isang paa ng lalaki. Niampas niya ang leather bag sa mukha nito. Nabitawan ng lalaki ang paa niya at sinapo naman ang mukha. Pagapang na umatras ang dalaga at mabilis sa tumayo. Sindak na tumakbo palayo sa lalaki at iniwasan ang tinamaan ng liwanag mula sa headlight mula sa tricycle. Wala kang pupuntahan! Naulinigan niya ang sigaw nito pero hindi na siya lumingon. Run, Monique! Run for your life and God help you! Ang nasa isip niya na patuloy sa pagtakbo na hindi naman alam kung saan. Nararamdaman niya ang tila blade na gumuhit sa kanyang braso at mukha. Mga matutulis na hugon sa matataas at damo siya napasuot. Iniharang niya ang mga braso sa mukha at nagpatuloy sa pagtakbo.
Nanaisin pa niyang makagat ng makamandag na ahas kaysa abutan ng lalaki. Nagulat siya nang marinig ang paganda ng makina ng motorsiklo. Sandali siyang napahinto sa pagtakbo at iniwan na ba siya ng lalaki? Hindi ba siya inahabol? Nilingon niya pinanggalingan ng sulubungin siya ng nakasisilaw na liwanag mula sa headlight ng tricycle. Sumigaw siya. Mabilis siyang tumakbo paiwas sa liwanag. Hinahabol siya ng tricycle sa damuhan. Narumada pa siya pero muling bumangon. Halos gusto na niyang humiga sa lupa dahil sa pagod at sindak. Basang-basa na siya at ginaw na pero hindi niya alintana yon. Kailangan manatili siya sa proteksyon ng mahahabang damo. Hindi makakatakbo ng mabilis ang tricycle sa matatayag na damong ito. Isang sanga ng kahoy ang tumama sa mukha niya at muli ay napasigaw siya sa takot. Kung ilang beses siyang natisod at nadapa pero patuloy siyang bumangon. Patuloy siya sa pagtakbo nang maramdamang wala na ang matutuli sa damong sumusugat sa mga braso niya. Parang yelo ang ulan sa katawan niya at nanunot sa kanyang buto ang dampi ng malakas na hangin. Bigla siyang tinulo sa kinatatayuan. Nasa open space na siya. Wala na siya sa kumukubling mga damot puno. Hindi siya dapat mawala ron. Nilinga niya ang pinanggalingan. Walang ilaw. Puro kadiliman ang nakikita niya at wala rin umaandar ng motor. Pilit niyang inaaninag ang paligid. Hinahanap pilit sa mga mata kung saan ang matatayog na damo. Lakad, takbo ang ginawa niya sa pagsisikap na maibalik ang sarili sa kalungan ng mga damo. At bigla siyang napahinto na makarinig ng tunog ng makina. Sindak niyang nilingon ang pinanggalingan nito. Nakasisilaw na headlight ang tumama sa mukha niya. Itinas niya ang dalawang kamay upang itakip sa mukha at malakas sa tumilik. Ngunit nilamon ng kulog at kidlat at malakas na ulan ang tinig niya. Pagkatapos ay naramdaman niya unti-unting pagkaupos, pagbagsak sa lupa, at pagkatapos ay karimlan. Huwag! Shh, it's alright. Wika ng malalim na tinig na naulinigan niya. Sleep back? You're safe. Patuloy ng tinig. Hindi niya gustong maniwala. She could never be safe. Naririnig niya ang malakas na ulan at ang kulod at kidlat. Muli siyang tumili. Nararamdaman niyang may humahawak sa kanya. Wala siyang lakas para tumakbo at kailangan niyang tumakbo. Shh, matulog ka na ulit. Ang malalim uling tinig na yon. Matulog ka na ulit. Walang gagalaw sa'yo dito. She wanted to believe the soothing voice. It was deep and gentle at tila idinuduyan siya sa dako pa ron. Napaungol siya. That's right. Sleep back. Was it her father? Ang papa ba niya ang nagpapatulog sa kanya? Nang makita ang ng lalaki ang payapang pagbaba at pagtaas ang dibdib niya ay tumayo ito sa gilid ng kama. Siya namang pagbukas ang pinto. Narinig kong sumigaw siya, boss. Ang lalaki na sumungo sa pinto. Tumangon tinawag na boss at muling sinudyapan si Monique. Nakatulog na siya ulit. Dinumpot ang sigarilyo sa tabi ng nightlamp at sinindihan. Hindi siya taga rito, boss. Ano sa palagay niyo nangyari sa kanya? Ang lalaking tinawag na Anton. Hindi ko matiyak, Anton. Pero may palagay ako na may tinatakasan siya. Nag-hysteria siya at takot na takot. Malalaman natin bukas pagising niya. At nagbukad to ng usok. Nangingilig na siya kanina sa pagkakababad sa ulan. Sinilya pa naman ni Anton ang natutulog na si Monique. Maganda at maliit, boss. Mukhang kaya ko siyang patayuin sa palad ko. Ngumiti naman ang lalaki. Sige na, Anton. Matulog ka na. Nag-alangani naman ang lalaki. Paano ka, boss? San ka mahihiga? Sa sofa? Labas? Huwag mo kong alalahanin, Anton. Dito na ako sa maliit na sofa. Naupo to sa pang-isahang set. Babatayin ko siya at baka muling magising at maligalig. Wika nito na tila bata nakahiga sa kama. Muling isinara ng marahan ni Anton ang pinto ng silid. Nangiti ang lalaki sa sinabi ni Anton. Kayang patayuin sa palad. Slender and small. Wala pa sigurong 5'3". Pinatay ni boss ang sigarilyo sa ashtray. Sumandal sa upuan at pumikit. Yes, slender and small and yet she's got these curves in all the right places. She's not really what he may call beautiful, but she's very pretty and attractive. Small and firm breast, a waist that he could probably span with his two hands. A belly that of an Egyptian dancer of long ago. Thighs that, and a nice pair of legs. Muli itong umiti dahil sa paglalaro ng isip at nagbulat ang mga mata.
Tumayo at pinatay ang ilaw sa lampshade at bumalik sa set. He will try to get some sleep. Kung makakatulog nga ba to? Chapter 3. Marahan nagmulat ang mga mata si Monique. Pagkatapos ay muli rin pumikit. Nasisilaw siya sa liwanag na nanggagaling sa labas ng bintana. Pagkatapos ay unti-unti nagmulat muli ng mga mata. Dalawang ibon ang nababan na agad niyang naglalaro sa may pasimano ng bintana. Napangiti siya. Bintana? Ibon? Mabilis siyang bumangon, paupo at inilibot ang paningin sa buong paligid. Nasa isang maganda at malaking silid siya. Nakaupo siya sa kama at mabilis na niyuko ang sarili at pinakiramdaman. Nakasuot siya ng oversized t-shirt na kulay puti. Maliban doon, wala na. Ano nangyari? Napagsamantalahan ba siya ng tricycle driver? Doon bumukas ang pinto at sumungaw ang lalaki. Agad na nalaki ang mga mata ng dalaga. Maigpit na hinawakan ng kumot na tila na may pagtatanggol siya niyon anuman ang mangyari. Sino ka? Bakit ka narito? Anong ginawa mo sa akin? Sunod-sunod niyang tanong. Ngumiti ang lalaki. Gising ka na pala? Tiningnan nito ang relo sa braso. Kanino ko pa iniisip ko hanggang kailan ka matutulog? Sleeping Beauty slept for 100 years? I don't think naaabot ako sa ganong edad. Wika nito sa pagsisikap na alisin ang takot sa mukha ng dalaga. Sino ka? Hindi mo sinasagot ang mga tanong ko. Anong ginawa mo sa akin? Muli niyang niyoko ang sarili at pakiramdaman. Would she know? Of course. Hindi siya ganun ka-inosente. Tanong sagot niya sa sarili. Wala akong ginawa sa'yo. Natagpuan ka namin na nakaharang sa daanan at basang-basa. Sa harap mismo ng sasakyan at nawalan ka ng malay. Bahagya naman siya nakahinga ng maluwag. So natagpuan siya ng ibang tao? Hindi siya nakita ng tricycle driver? Sino ka? Paano ka napunta dito sa Batangas? Tanong ng lalaki. Muli siyang tumingin dito. Sinabi mong namin? May kasama ka ba dito sa bahay na to? Siya ba ang nagbihis sa akin? Ang nasa isip niya ay may asawa na to. Kung hindi siya nagkakamali ay nasa 30 na ang edad ng lalaki. Tumaas ang kilay ng lalaki sa tanong niya. Ang sinasabi ko sa iyong kasama ko ay tumatao sa farmhouse na to kung nasa Maynila ko. Ang tao kong si Anton. Ako ang nagalis ng kasuotan mo at nagpalit nito yung t-shirt ko. Ikaw? Bulalas niya na pinakalakihan ng mga mata. Ikaw ang nagalis sa mga damit ko? Nagkibit-balikat naman ng lalaki. Dadalawa lang kami rito at parehong lalaki. Pinamula naman siya ng mukha. Wala kang karapatang gawin yun! Nalis ang takot sa mukha niya at humalili galit. Tumaas naman ang isang sulok ng mga labi ng lalaki. Hindi mo inaasahang patulugin kita sa basang denims at blouse at mga underwears? Baka sa oras na to, may pneumonia ka na. Pero... Nagkakandautal-utal siya kasabay ng pamumula ng mukha. Ang kasama mo? Si Anton? Miling ito. No, I don't think I would have allowed him to do the job. Binihisan kitang mag-isa. Walang audience. Hindi makaupuhap ng sasabihin si Monique. Hindi malaman kung paano tatanggapin sa sariling nakita na ng estrangherong lalaking ito ang buong kaluluwan niya. No man ever did. Kahit na si Ryan sa loob ng panahong magkasintahan sala. Nagangat siya ng paningin at tinignan to. Kumpara kay Ryan, hindi magandang lalaki ang kaharap niya. 6-footer si Ryan habang ang lalaking to mga 5'11 lang. Subalit higit na mas malaki ang katawan ng kaharap niya. Parang lagi sa gym. Bold at rugged ang dating ng lalaking to. Hindi nga siguro to kasing gwapo ni Ryan, pero ang masculine virility and vitality nito, nagpapangyaring maakit kahit na sinong babae. Ang lalaking ito na hindi maaring hindi mo tingnan at titigan pag nadaan sa harap mo. Si Ryan ay smooth at swabe. Ito ay crude and rugged. At gusto niyang isiping mapanganib ang lalaking to. Panganib saan ay hindi niya matiyak. Tumikim ang lalaki na kinakurap at kinapitlag ni Monique. Amusement ang nasa mga mata nito nang tingnan niya. Pwede mo na sigurong sagutin ang tanong ko kanina sa iyo. Sino ka at paano ka napunta sa may malapit sa farm ko? May lupa ang pamilya namin dyan sa may dulong mangga. Umupa ako ng tricycle patungo ron at pinaghintay ko. Pinagtangka niya ako ng masama. Nakatakbo ako.
muling bumaka sa mukha niya ang sindak habang sinasalaysay sa lalaki ang nangyari ng sinundang gabi. Nang dumapat sa mukha ko ang liwanag, ang buong akala ko ang driver ng tricycle at naabutan ako. Nagigting ang mga bagang ng lalaki nung matapos siya magsalita. "That was very stupid and womanly of you, have passed out like that." Magalit sa tinig nito. "Kung ang tricycle driver iyon ay malamang na napahama ka na." She bit her lower lip. May katwira ng lalaki. She could have been raped and murdered. Kinalibutan siya sa naisip. "I'm sorry." Marahang sinabi uli ng lalaki. "Nadala ako ng galit ko sa mga ganong uri ng tao. You were scared and tired at dapat kitang papurihan at nagawa mong makatakas. Other woman might not have been lucky. Hindi mo sinabi nga pala ang pangalan mo." "Monique." Lagi na pag may nagtatanong ng pangalan niya ay sinusundan niya ng pag-i-spell. "M-O-N-I-Q-U-E. Moreno." Ngumiti naman ang lalaki. Inalis ng lalaki ang pagkakatitig ng ngiti niya at muling sinulya pa ng relo. "Alas 2 ng hapon, ipapasok ang pagkain mo." "Huwag na." Ayan ang akmang lalabas ito. "Sa labas na ako kakain, wala naman akong sakit." "Sigurado ka?" Tumango siya. "Salamat nga pala." Nasinabayan niya ng yuko nang maalalang hinubaran at pinisan siya nito. Pagkatapos ay muling tumingala. "Ano nga palang pangalan mo? You look familiar, hindi ko lang maisip kung saan kita nakita." Kanina pa naglalaro sa isip niya ang mukha nito at hindi lang niya matukoy. "James. James Gonzalez." Sagot nito na parang hinihintay na may nakitang recognition sa mukha niya. Nang nanatiling blanco ang mukha ng dalaga ay lumabas na to at ngumiti. "James Gonzalez? Now, where have I heard that name to?" Para siyang bumaba ng kama. Napangiwi siya sa sakit ng kalamnan at mga binti. Tiningnan ang mga braso, may mga gasgas na sanhi ng matatalim na kugan at sanga ng kahoy. Dumakad siya patungo sa tokador at sinipat ang mukha. May isang mahabang gasgas sa tagiliran ng kanang pisngi at meron din sa leeg. Napapuntong hininga siya at umusal ang pasasalamat sa pagkakaligtas mula sa rapist. Pagkatapos ay hinagod ng tingin ng sarili mula sa salamin. Kalahati ng hita niya ang inabot ng t-shirt. Hindi rin siya vain pero ngayon, hinahanapan niya ng kapintasan ng sariling katawan na nakita ng lahat ng lalaking yun. Napapailing siya sa ginawa at tumalikod sa salamin. Binuksan ng isang pinto at tumambad ang isang malaki at magandang banyo. Beige ang wall and floor tiles sa may bahay ng brown. Puro pang lalaki ang nasa vanity mirror. Napunan niya ang bathtub at napangiti siya. Isang luxurious bathroom in a nowhere land. Pinuno niya ng tub ang pinaghalong malamig at mainit na tubig. Pagkatapos siniligyan ng bubble salts, hinubad ng t-shirt at hulumubog sa tub. Nakadama siya ng ginhawa sa maligamgam na tubig na bumabad sa nananakit niyang katawan. Pinikit niya ang mga mata at inihilig ang ulo. Kung gaano siya katagal lang nakapikit ay hindi na niya namalayan. "What the hell are you doing?" Malakas na sigaw ni James na biglang nagpamulagat sa kanya. Kasabay niyon ang sunod-sunod na pag-ubo niya dahil umabot na sa kanyang ilong ang tubig. Dumaos-dos siya nang hindi niya namamalayan. Mabilis siyang binuhat nito paahon mula sa bathtub. Inabot ang tuwalya sa rakat at tinapis sa kanya at inilabas ang banyo. Marahil siya nitong inilapag sa gilid ng kama. "How could you be so foolish na matulog sa loob ng bathtub?" Sigaw nito. "You could have drowned! Alam mo ba yun? At sa nakita ko kanina, malamang na ganun nga nangyari kung hindi kita napasukan. You're still in shock at... I'm sorry." Aniya sa maliit na tinig. Humigpit ang pagkakahawak niya sa buhol ng tuwalyang ibinalabal ni James na animo doon nakasalali ang buhay niya. Tama ang lalaki. Bakit hindi niya naisip ang bagay na tinuran nito gayong isa siyang nurse? Nasa trauma pa siya ng dinanas kagabi. Pagod at emotional distress ang nasa nervous niya at malamang na malunod siya sa tab. "Heavens!" Wika ng lalaki na sinuklay ang kamay sa buhok at tumingala. "What have I got here?" Tila sa sarili lang na natanong nito. "I said I'm sorry." Pinipigil niya naman ang mapahikbi. "Sorry? You're stupid and foolish kung hindi mo alam yun. Kung nalunod ka sa bathtub ko, paano ko'y papaliwanag yun?" Pasigaw ulit itong tanong. And that was the last straw. Ang estrangherong ito na hindi niya malaman kung saan kumuha ng karapatang sigaw-sigawan siya. Hubaran at bihisan. Ang pangyayari sa ospital, ang pagkawala ni Ryan sa buhay niya, ang panlulumo dahil sa nasayang ang pagtungo niya sa probinsya,
ang mutik na niyang pagkapahamak sa kamay ng isang tricycle driver. Sapat na para lahat ng tatag at luhang pinipigil lang may ilang araw ay bumuhos lahat sa sandaling yun. Oh damn, si James na makita siyang umiiyak. What have I done this time? Naupo to sa tabi niya at inilahad ng kandalawang kamay na hindi malaman kung hawakan siya o ano. Come on Monique, kinabig dito ang dalaga at tinala sa dibdib. Lalo lamang nag-iiyak ang dalaga sa simpatyang yun. I'm sorry kung nasigawan kita. Tinakot mo ako. Nakita mo't pinasok na halos ng tubig ang ilong mo. Hinapulos ito ang buhok niya sa pag-aalo. Monique, please. I can't stand a crying baby. Humihigbi pa rin kumawala sa dibdib ni James ang dalaga at napahiya sa inasal. You're right. I'm stupid and foolish. Pag-amin niya. Choking a sob. Forget I said that. Isa akong nurse. I should have realized. Isa kang nurse? Nabigla siya. Hindi niya gustong sabihin yun. Sa pakiramdam tuloy niya ay hubad na hubad siya sa estrangherong to. Parang wala na siyang itinago sa buong pagkatao niya. At wala pang 24 oras mula nang matagpuan siya nito. Kinalma niya ang sarili at nakatitig lang si James sa kanya. Look, Mr. Gonzales. Ani ang makalipas ang ilang segundo. James, pagtutuwid naman ng lalaki. Considering the intimacy, napakaalangan ng formalidad. Kinalma naman niya ang sarili. Alright James, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga ginawa mo sa akin. And I'm really very sorry for imposing on you. Can I just have my pants and my blouse back? Pagkatapos, maari ba ako magpahatid sa kasama mo sa estasyon ng bus? Pinahid ng palad niya ang natirang luha sa mga mata. I cannot do that. Sagot ng lalaki na tumayo. Binuksan ang closet at kumuha ron ng malinis sa t-shirt at inabot sa kanya. Unang-una, wala si Anton. Umalis siya pagkaluto. Kilala niya halos ang mga taga rito at aalamin niya kung sino ang driver na nagatid sa'yo sa dulong mangga. Dala niya ang pick-up ko. Pangalawa, mahabang lakad din mula rito patungong labasan para mag-abang ng tricycle. Yan ay kung kaya mong sumakay ulit ng tricycle. Pangatlo, maliit lang ang washing machine sa farmhouse na to at walang dryer kaya hindi ko mapapatuyo ang damit mo. Walang araw dahil siguro sa nagbabantang bagyo. Mahabang paliwanag nito na nangingiti sa kanya. Nilabhan mo ang mga gamit ko? No sweat, may machine naman. Huwag mo na akong paglutuin. Pinamulahan ulit siya ng mukha. Hindi malaman kung magagalit o mapapahiyang muli. Pinili na ang una. Anong karapatan mong pakialaman ng mga gamit ko? Pagalit niyang sinabi. She was thinking more of her underwears kaya sa maungat blouse. Parang gusto niyang matuno sa isipin na may humawak na mga yun at lalaki pa. Nikibit-balikit naman si James. I surely like you with my t-shirt on. You're kind of cute. I never thought my t-shirt could look so sexy. Pero natitiyak kong hahanapin mo ang sarili mong gamit kaya nilaban ko na. Casual itong sinabi na sinamaan ng tingin. Oh, wala siyang masabi. Hindi niya matingnan ng mga diretso ang lalaki. Stop blushing, Monique. I have seen you in less. As a matter of fact, in practically nothing. You're a nurse, sabi mo. So baliwala ang human anatomy sa'yo. Ako yun dahil isa akong nurse. Angil niya na hindi mapigil ang sarili. Bakit ba siya nagagalit ngayong kahit sinong matinong tao ay kapareho ang gagawin sa ganong kalagayan? At ako, hindi medical man ganun ba? Ganti nito na bahagya pang inhiling ang ulo. What would you have done if you were in my place? Hahayaan mo bang matuyo sa katawan ko ang basang damit? Hindi, dahil hindi kita tutulungan. Pagalit naman niyang sinabi. Tumawa lang si James. Magbihis ka na at hintayin kita sa balkon. Naroon ang pagkain mo. Pagkasabi nung lumabas na to, napapailing ang lalaki na may kasamang ngiti. Naisip nito, hindi dapat pinatulan si Monique dahil nasa shocking state pa ang bisita. He could have at least treated her with formality. Pero hindi mapigilan ni James ang sarili hindi matuwa at inisinang panauhin. Naisipan ni James kung ibang babae ang nasa kalagayan ni Monique. Malamang na mapapahiya nga dahil hinubara at binihisan ng isang lalaki na hindi kilala. Pero tiyak na mangingibabaw ang relief at pasasalamat dahil sa pagkaligtas. Pero si Monique, ibang klase. She's a mixture of vulnerability and at the same time, spirited woman. Sinong babaeng to? Nakatalikod si James nang lumabas si Monique sa balikon. Huminto siya sa paghakbang at pinigmasdan to. Nakabakas ang maskuladong likod sa suot na Giordano shirt.
Narrow hips and a very sexy behind. Nagsusuot din si Ryan ng tight denims but not as sexy as this man. Very male and sexy. Two potent forces that make this man dangerous. Lumingon si James at ngumiti na makita siya na nakatayo ron. Halika na, Monique. Kanina pa malamig ang pagkain mo. Hinila nito ang upuan para sa kanya. Thank you. Mahinang usal niya. I borrow your brush. Naiyang dugtong ng dalaga. Sinagot niya to sa salitang Espanyol. Hindi na upuan lalaki sa silyang katapat niya, bagkos ay sa barandilya ng balkon. Sige na, kumain ka na. Noon naramdaman ng dalaga matinding gutom ng mahantad ang pagkain. Ikaw, kanina pa kami kumain ni Anton dahil naisip ko hindi ka pagigising. Napapansin niya kay James sa tuwing mag-aangat siya na mukha ay nakatitig ka sa kanya. Ang sabi mo kanina may lupa kayo sa dulong mangga. Sinong narurot, ano ang sadya mo? Lagi ka bang pumupunta rito? Sunod-sunod na tanong ni James nang halos patapos na siya sa pagkain. The last time was 6 years ago. Matagal na yun. Anong dahilan at naparito ka muli? May kamag-anak ka ba sa dulong mangga? Iilan lang naman ang bahay ron ah. May kapirasong lupa kami ron at balak sanang ipagbili. Inabot niya ang tubig at uminom. Hindi niya gustong ini-interrogate siya ng lalaking to. Bahagyan tumangot-tangon naman si James. Hindi sa sinisira ko ang plano mo, Monique. Pero mahirapan kang ipagbili ang lupang yun. I realized that yesterday. Pabuntong hininga naman niyang sagot. Bakit ikaw ang pumarito? Wala ka bang kapatid na lalaki o ang papa mo kaya? Napatunayan mo kagabing mapangani para sa isang babaeng tulad mong bumabiyahe na mag-isa. Hindi siya sumagot. Tumayod si Nimsim ang kinakain upang dalhin sa kusina. Dumayo naman si James na tinulungan siya. Ipaubaya mo na kay Anton yan. Sawata nito nang hinuhugasan niya ang mga plato. Kaunting trabaho lang to James at sanay ako dito. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Naupo sa stulang binata at hindi na naiwasang makita ang magandang hubog ng katawan ng dalaga mula sa likod. Maliban sa pinahiram nitong t-shirt ay wala itong suot ang dalaga. Hindi ko obligasyong sagutin ka. Aniya na humarap. Ewan pero pakiramdam niya ay hinuhubaran siya ng mga mata ng lalaking to at hindi niya maiwasang pamulahan ng pisngi. Lalo na nang makita niya ang kakaibang islap sa mga mata ni James. Aalis na rin ako ngayon, James. Patuloy niya. Basaman o tuyo ang mga damit ko. Hindi niya sinalubong ang mga tingin ng lalaki. Nasa bayan si Anton at inaalam ko sino naghatid sa iyo kahapon sa dulong mangga. Halos kilala ni Anton ang lahat ng mga taga rito, Monique. At kung sa araw na to ay hindi niya maipapapulis ang driver na yon, hindi mo na kita paalisin. Ipapadescribe ko sa iyo lalaking yun. May galit sa tinig nito at tuloy nang nalimutan ang pagtatanong. Gusto ko nang umuwi na lang, James, at ibaon na lang sa limot ang pangyayari. Matigas naman niyang sinabi. Hindi ako papayag na basta nalang gumagala dito ang tricycle driver na yun, Monique. Maaring hindi siya nagtagumpay sa'yo dahil naitago ka ng dilim at malakas na ulan. Pero paano ang ibang pagtatangkahan niya sa susunod? Hindi mo ako maaring pigilan dito, James. May pag-aalala namang sinabi niya. Kagabi pa ako dapat nasa amin. Hahanapin na ako ni Roy at... Sinong Roy? May bahagyang talim sa tinig nito na maagap na nagtanong. Pinagtaka naman yun ni Monique. O tumigil ka ng kako o sisa ng tungkol sa akin. Ipadad mo na lang ako sa istasyon ng bus sa kasama mo pagdating niya. She said in a wary tone. Naalala ang inad kapatid. Tiyak na mag-aalala ang mga yun at anumang araw ay ooperahan na din si Rosita. Dapat na naroon siya. Why are you so mysterious, Monique? Sit down and tell me about yourself at sino ang Roy na to? Utos si James sa di mababaling tinig. Hinila ng dalagang upuan sa tapat ng mesa at naupo. Sinuklay ng kamay ang buhok. Kabisado ni James ang gawing iyon ng babae pag natitense. Calm down, Monique. Start from the very beginning. Baka may maitulong ako kung ano man ang suliranin mo. Banayad nitong sinabi. I resigned from my job 4 days ago. Umpisa niya. Eh ano kung tugunin niya ang kuriosidad ng lalaking to? Total wala namang mawawala sa kanya. Pag uwi niya, hindi na sila magkikita pang muli. Kapatid ko si Roy at intern sa hospital kung saan nakakonfine ng mama ko. Sinabi niya dito ang nakaschedule na operasyon ng ina. So you see, kailangan makauwi na ako ngayon din. Ayokong dagdagan ng mga alalahanin nila. Ang papa mo, napayuko ang dalaga. He died more than 4 months ago. Bank robbery. Doon din galing ang dahilan ng kapansanan ng mama. Bank robbery?
At sa Valenzuela ka kamo nakatira? Tumango siya. Yes, isa sa mga tao ko ang nag-cover sa hold-up na yun. I remembered na sinikap niya na ma-interview ang anak ng biktima sa isang ospital sa Valenzuela. Pero sinabing hindi ka makausap. Naalala ng dalaga ang reporter na pilit itinataboy ni Ryan. Namuha mga luha niya dahil sa pangyayari. I'm sorry, Monique. Banayad na wika ni James na inabot ang palad niya. Agad ding binawi ng dalaga ang kamay at tumingin dito. James Gonzalez, the newscaster. Why didn't I recognize you at once? Thanks a lot. Natabang na tumawa ang binata. You're very good for my ego, Monique. Naiyang umiti ang dalaga. Pasensya ka na. Hindi ako nanood ng mga news program o di kayo ng mga talk shows. Walang problema. Natutuwa nga ako at sa kanon na ang pagkakataon ni may isang taong hindi naiilang sa pagiging TV person ko. Some are trying to impress me. Some are like fans. I'm glad you weren't one of those. Muli itinuon ito ang paningin sa kanya. Noon nila narinig ang pagparada ng sasakyan. Tumayo si James. Saan to na yan? Halika sa labas at baka may balita na siya. Chapter 4. Papanik na ang lalaki sa balikon nang lumabas sila. Ginala sa tinitigan ni Monique si Anton. Napakalaking lalaki nito. Bagaman marahil halos nasa 50 na ang edad. Parang wrestler. Naituro ng mga tricycle driver ang taong nagatid sa iyo kahapon, miss. Bagong salta lang yun dito sa bayan. At hindi sila nakapagkaila dahil ang dumating ang mga pulis na kasama ko sa tinitira niya. Nasa mesa ang bag mo. Inabot nito ang bag ng dalaga. Kompleto yan, maliban sa wala ng pera mo. Hindi bali at salamat, Mang Anton. Bahagyang pinanginigan ang kamay ng dalaga ng abuti ng bag na mamasa-masa pa. Kung hindi dahil sa bag, hindi siya nakatakas sa rapist na yon. Ano nangyari sa tricycle driver, Anton? Tanong ni James. Matatagalan bago yun makalaya at makalabas ng jail. Pwede kayong dumaan doon upang magsampa ng kaso. Tumango ang binata. Bago tayo lumuwas pa uwi, bukas itadaan tayo doon, Monique. Pero bakit hindi pa ngayon, James? At nang makauwi na ako? Alas 4 pasado na. Matatagalan tayo sa munisipyo at isa pa. Basang-basa pa ang mga gamit mo. Masama ang panahon. Nilingan ito ang paligid. Ang ulan na nagsisimula na namang pumatak at tumidilim ang langit. Hindi nagtagal ay nagpaalam si James na pupuntahan ang nangasiwa sa manggahan ng farm na nakatira sa hindi kalayuan sa farmhouse. Si Monique naman, tinutulungan si Anton na maghanda at magluto ng hapunan. Ginabi nitong tapis ang isang tuwalya sa banyo. Nakahain na ang mesa nang dumating si James. Tahimik na nagapunan ng tatlo maliban sa manakanak ang usapan ng dalawang lalaki tungkol sa nalalapit na pagbobomba ng kemikal sa mga bulaklak ng mga mangga. So, the famous newscaster is also a farmer? Kung hindi niya nakita, hindi niya paniniwalaan. Paminsan-minsan inakikita niya sa TV ang lalaki, sinfully attractive in his coat and tie. Pagkakain ay lumabas mag-isa sa balikon si Monique. Malamig ang hangin at bahagyang pumapasok ang maliliit na tubig ulan. May natatanaw siyang liwanag sa gitna ng dilim. Mga kabahayan marahil sa di kalayuan. Inisip niya ang bukas, magsisimula na siya maghanap ng trabaho. Natitiyak niyang mahihirapan siya, pero pasasaan ba't makakakita rin siya? Kung hindi lang sana muling napasok ang mama niya sa ospital, hindi gaanong mahirap para sa kanila dahil kahit papaano'y miniiipo naman siya. Ang insurance ng papa niya ay halos ubos na rin dahil hindi naman kalakihan yon. Muli pumasok sa isip niya si Ryan. Hindi niya maiwasang hindi panik pa ng dibdib. Nangarap siya. She will be Mrs. Ryan Mandigma, a surgeon's wife. Kung tutuusin ay pinag-usapan na nila ang tungkol sa kasal. Hindi nga lang napagtutuunan ng seryosong pansin. Pero nang dahil lang sa isang bintang, gumuhong lahat ang kanyang mga pangarap. Dahil sa kukulangan, kundi man diretsyong kabalan ng tiwala sa kanya ng kasintahan. Wala sa loob na nakahikbi siya. Care to tell me about it? It was spoken to gently. Napalingon siya at mabilis sa pinahid ng palad ng luha. Hindi niya narinig ang paglapit ni James. Gusto niyang magalit dahil nahuli na naman siya nito sa pribadong sandali niya. Pero wala siya sa kanyang bahay at siya ang nakakaabala sa pananahimik ng binata. Walang anuman to, James. Naisip ko lang kung ano nangyari kung nagtagumpay ang rapist na yun sa akin.
kaila niya. Why do I have this feeling that you're lying? I know, emotionally na nasa isip mo pa ang nangyari. Pero hindi ako naniniwalang ilang dahilan ng pag-iyak mo. Ngumiti naman si Monique. Bakit ba napaka-mausisa mo? O nalimutan kong iyon pala ang trabaho mo? Huminga ng malalimang lalaki at sumandal sa puwesto ng balkon. Alukin kita ng trabaho. Tuloy-tuloy nitong sinabi. Why is he bothering himself with this woman? Hindi ba't kaya nandito si James sa farm at on leave sa trabaho ay dahil sa isang babae? Ano't hindi pa malang nakakaraos sa unang suliranin? Heto at gusto na naman yata ang involved ng binata ang sarili sa panibagong problema. Umiling naman si Monique. Salamat James, pero isa akong nurse. I cannot imagine myself working in a TV station, behind a desk, doing paperwork. Hindi ng trabahong iaalok ko sa'yo. Hindi mo na itatanong. My sister Evelyn is a pediatrician. Siya at ang asawa niyang doktor ay may clinic sa Quezon City. Oo, agap ng dalaga. Thanks for wanting to help but do not create a job for me, James. Nakadama siya ng warmth sa pagnanais ng estranghero itong tulungan siya. Patapusin mo muna ako, Monique. Nasuling trimester niya si Evelyn at nag-resign ng medical secretary nila. I wasn't informed why. Kaya sa kalagayan niya ay kailangan talaga nila ng nurse secretary. So umaga, you will be my brother-in-law secretary. Dahil sa hapon nasa ospital to. While si Evelyn ay sa hapon naman nagki-clinic. Nasa bahay siya sa umaga kung hindi nagra-round ng pasyente. 6 na taon na ang panganay nila at inaasikaso din niya to. So you have your hands full. Paliwanag ng lalaki. Are you sure? Nakabanag ng pag-asa ang dalaga. Positive. So you're seeing them the day after tomorrow at yak na inaalisan mo ng malaking suliranin na mag-asawa. Oh James, hindi ko alam ang sasabihin ko. Don't say anything. Ipasok mo sa isip mo na may trabaho ka na. Pagbalik mo bukas sa Maynila. Nakatawang wika nito. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo, James. Dumarami utang ko sa iyo sa pagdaaraan ng mga araw. Kumislap ang mga mata ng binata. Pwede mong bawasan ang utang mo sa akin by telling me why you cried. That's a blackmail, bulalas niya. I always get my way, Monique. Now, be a good girl and tell me. Mahusay naman akong advisor. Nagkibit naman siya ng balikat. Kasamang nawala ng trabaho ko ang lalaki inakala ko makakasama ko sa susunod na mga taon ng aking buhay. Why? Umiwas siya ng tingin na tumakbang papasok ng bahay. Gusto ko nang matulog, James. Good night. Hindi siya pinigil ang lalaki at sinundan na lang ng tingin. Sa loob ng silid din nagtatalo ang isip niya kung tamang halos wala na siyang inilihim kay James. Tinutulungan siya at inaalok ng trabaho. At sa loob ng 24 oras ay halos kabisado na nito ang buong pagkatao niya. Malakas ang ulan sa labas. Ganun din ang kulog at kidlad na sumasabay. Napabalik pa sa bangon si Monique at nakadama ng takot. Inabot naman ni James ang lampshade at binuksan ng ilaw. It's alright, Monique. Just another stormy night. Banay nitong hinawakan ng mga balikat niya. At muli sana siyang hihiga subalit mabilis ay inalis ang dalaga mga kamay nito. Anong mapagsino ang lalaki? James, bulalas niya. Anong ginagawa mo dito? Talaga bang takot ka sa kulog at kidlat? Nag-aalala ang tanong nito na hindi pansin ang pagkamangha niya. Litong umiling ang dalaga. Hindi, kaya lang. Nakaunawa ang binata. Aftershock dahil sa nangyari sa sinundang gabi. Tumangot ang ho ito. Go back to sleep, Monique. Banay ditong wika. Pero hindi tumitinag ang dalaga at tinitigan to. Pero bakit ka nakahiga dito sa tabi ko? Noon lang niya napansin na nakapajama to at walang pang itaas. Iniiwas niya ang mga mata sa matitipon ng dibdib nito at itinoon sa mukha ng lalaki. Monique, this is my bed. Why do you expect me to sleep? Nung isang gabi, saan ka natulog? Nalilitong tanong niya at katabi rin ba niya magdamag si James noon? Nilingon ng lalaki ang pag-isahang set. In there, 4 oras akong magdadrive bukas babalik sa Maynila, Monique. Wala akong balak na magkaroon ulit ng stiff neck at sakit ng katawan tulad ng nangyari sa akin kaninang umaga. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Di sana sa ibang silid na lang ako natulog. Protestan niya. My dear, kung inikot mo ang buong farmhouse, napansin mo sanang walang ibang silid sa bahay na to kundito. Oh well,
ang silid ni Anton na nasa malapit sa kusina sa dating storeroom. Paliwanag ni James sa tonong tila siya batang hindi makaintindi. At alam mo ba kung anong oras na ngayon? Hating gabi na at huwag mong ubusin ang oras sa pakikipagtalo. Matulog na tayo. Akman itong papatay ng lampshade pero mabilis siya na nagsalita. Alright, alright. Ani yan na bumangon. Matulog ka na, kasya siguro ako dyan sa sofa. Mabilis siyang hinawakan ni James sa braso. Damn it, Monique, ano ka ba? Ano sa palagay mong kaibahan kung dito ka sa kama matutulog o dyan sa sofa? Malibas sa pahirapan mo ang sarili mo. Kung gusto kitang gawa ng masama, magagawa ko yun kahit sang panig ka pa ng bahay naroroon. At dapat, nung isang gabi ko pa ginawa. Remember, I took off your clothes. Pagalit itong sinabi. Oh, yes. Kaya ipasok mo dyan sa makitid mong isip na nakita ko ng lahat na dapat ko makita sa'yo. And memorize each and every line. Angin nito. Kasabay ng pag-init na mukha niya ay dinampot ang unan at bumlakas na inihampas sa binata na hindi na nakaiwas. Nang muling ihampas ang unan sa ikalawang pagkakataon, bumangon si James at hinawakan siya sa dalawang kamay at inihiga pabalik sa kama, his body covering hers. Well, you were asking for this. Oh, James, please. Protesta niya na pinanlalaki ng mga mata sa pagkakadaga niya iyon ng binata sa kanya. Do you know what I hate this damn pajama? May bahagya pa rin galing sa tilig nito pero may ibang binabadya ang mga matang nakatungay sa kanya. I'm only wearing this because of you. And you know what? I usually do when I'm in bed. He spoke in a very dangerous tone. First, when I'm in bed, I sleep, okay? Second, if I stay awake beside the pretty woman who's seductively wearing my own shirt, I make love to her. Binigyan din ito ang bawat kataga ng huling sinabi. Walang tinig na namuntawi sa mga labi niya sa pagkatanga. Hindi alam ko anong gagawin. Nararamdaman niya ang pagkapuhaw nito sa ibabang bahagi ng katawan. Ang mainit itong hininga ay humahaplos sa mukha niya. Ang hubad itong katawan ay nakadagan sa dibdib niya. At hindi niya maintindihan ang pagguhit ng mainit na bagay mula sa tiyan niya pababa sa closeness na iyon. He was on top of her and she could not think at all. The intimacy made her breathless. This man fascinated and scared her at the same time. I'm giving your choices, sweetheart. Si James uli na ang mga labi halos nakahaplos na sa labi niya. Matutulog tayo o gusto mo manatili tayong gising? He smiled down at her. Sinikap naman niya magsalita pero walang tinig na lumabas sa bibig niya. She choked on her words at nagpatuloy sa pagsasalita si James. When I took your clothing off, sex wasn't on my mind. I was worried and concerned. Sino ka at ano nangyari sa'yo? But when I thought about it in the light of day, then that's another story. Pabulong nitong sinabi habang ang mga labi ay marangin nihaplos sa mga labi niya. So light na ang pakiramdam niya at balahibo lang yung dumaan. She choked a gasp and got shocked when he pressed his lower body harder to hers and felt his growing maleness. Do you know all the delicious thing I'd like to do you right now? Do you want me to whisper them to you? At may binulong to na lalo nakapagpatayo sa lahat ng balahibo niya. At ang patuloy ito sa pagbulong ng erotic na bagay ay pilit siyang gumalaw. Tila inaahaw ng sarili mula sa pagkalunod. Alright, don't scare me. Halos hindi lumabas sa bibig na sabi niya. Let's go back to sleep, okay? She tried to catch her breath and push him. Ngumiti si James. I know you'd see sense. Umalis to sa pagkakadagan sa kanya at muli bumalik sa kabilang gilid ng kama at tumagilid. Pinatay nito ang lampshade at narinig niya ang marahan itong pagtawa. Patagilid na tumalikod si Monique at mahigpit na pinikit ang mga mata. Sinisikap alisin sa isip ang nangyari at nagkoconcentrate para muling makatulog. Nagising si Monique na nasa dibdib niya ang isang kamay ni James. Madilim pa ang buong paligid. Kalahati halos ng katawan nito ay nakadagan sa kanya. Ang mukha nito ay nakasiksik sa leeg niya. At tulog si James. Ititiyak niya yon sa paraan ng paghinga nito. Hindi niya alam kung anong gagawin at hindi niya gustong huminga. Baka pagising ito'y pareho siyang mapahiya. He was fully aroused at nararamdaman niya yon. And she felt a thrill of heat somewhere in the pit of her stomach. This intimacy shocked her. Sa panahong magkasintahan sila ni Ryan, hindi sila umabot sa ganitong intimacy at closeness. The way he nuzzled his loins in the cradle of her hips
as if he'd found a home. Maingat at marahan niyang inilis ang kamay nito sa dibdib niya. And for a while ay nakadama siya ng kawalan. That was ridiculous. Pagkatapos ay unti-unting hinilang sarili mula sa pagkakadigan ng binata. Bahagyang umungulaman si James. Na makawala siya mula sa katawan nito ay muli niyang naramdaman ng kahungkagan. Parang gusto niyang bumalik sa init ng katawan nito. Tumalikod siya at nilinga ang binata na unti-unting namumana agang liwanag. Anong gagawin niya kung babangon na siya? Jack natulog pa rin si Anton. Marahil ay wala pang alas 5 ng umaga. Bahagya siya nagulat nang muling maramdaman ang dantay ng braso ni James sa bewang niya. Ang mukha nito sa batok niya. Her back to his chest. Monique? Bulong ni James in a voice husky from sleep. Are you awake? Kanina pa ako gising at alisin mong braso mo sa akin. Mahinang wika niya sabay ng paghahawak sa kamay nito upang alisin. Shh! Be still! Awat ng binata na idinikita mukha sa batok niya. Pinanuyuan siya ng balahibo. Wala akong ginagawa, nakayakap lang ako. This must be how it feels like heaven, Monique. Waking up like this. Gusto niyang sangayunan ng sinabi nito pero hindi niya gagawin yun. Why? This man is a perfect stranger at hindi siya dapat makadama ng ganito. Let alone, paintulutan itong yakapin siya. Maybe, I could start making coffee. Aniya na nagtangkang bumangon pero humihigpit ang yakap ng binata sa kanya. Madilim pa, Monique. He whispered softly in her ear. And don't be frightened, little one. Wala akong gagawin hindi mo gusto. He pressed his body against hers. Matalim ang ginawa niya na paghugot ng buntong hininga. Don't be frightened. Imposible yun when she could feel the heart and warmth heat of him. At ang higit pang nakakatakot ay gusto niya ang pagkakakulong sa mga bisig ng binata. Ang pagsiksik nito sa kanya, ang init na nagmumula rito. Monique? Halos wala naman tinig na lumabas sa lalamunan niya. This boyfriend that you were telling me last night, were you lovers? Namamaos pa ang tinig ni James mula sa pagtulog pero hindi nakaila si Monique ang talim sa tono nito. Namanga siya. This is ridiculous. Wala kang karapatang magtanong sa akin ng ganyan. Marahan namang angle niya. Goodness, anong klaseng tanong iyon sa pagsisimula ng umaga? At mula sa isang taong walang kinalaman sa buhay at pagkataon niya? Nagtangka siyang bumangon sabalit niyakap na siya ng gusto ni James. I am making it my business, Monique. Sagutin mo ang tinatanong ko or you will be made love to this very moment. Then I would know. Nanlaki ang mga mata niya. Kagabi mo pa pinananakot sa akin yan ah. And I've been dying to do just that. Kahapon pa ng umaga nang lumabas ka sa balkonahe, suot-suot ang t-shirt ko. He pressed his lips close to emphasizing a point. Napapikit naman si Monique. Oh damn you, James. Hindi ko alam kung dapat kong pasalamatang natagpuan mo ako. But to answer your question, no, Ryan and I were not lovers. He smiled and pulled her very close. Why, Monique? His voice is very gentle. Hindi ako naniniwalang hindi dumarating ang pagkakataong ginusto ng boyfriend mong. Hindi kita maintindihan. Agap niya sa sinasabi nito. Halos hindi siya makahinga sa pagkakayakap nito. Idagdag pa ang kalituhan sa isip niya kung bakit ginagawa ito ng lalaki. At bakit nakadama siya ng helplessness. Or was it submission sa mga gusto at sinasabi nito? Ano to? Daybreak, third degree? Tinutulungan mo ako, James. Even offered me a job. Pero hindi ka binigyan yon ng karapatang panghimasukan ng buhay ko. Patuloy niya na gusto niyang mag-hysteria. Niluwagan ng binata ang pagkakayakap sa kanya. Pero hindi pa rin siya binibitawan. Calm down, Monique. An untouched woman in these days is unbelievable. Hindi ako prude but a virgin woman is a prize in almost any culture. Lagi mo bang tinatanong ang lahat ng babaeng nakakatagpo mo kung virgin siya o hindi? At kung virgin pa, bakit? I met a lot of women. A few of them I went to bed with. Some were literally untouched but I never did bother to ask them why. But I'm asking you. Bumuntong hininga naman ng dalaga. Useless na makipagdigmaan ang salita sa lalaking to. Hindi rin ito titigil hanggat hindi niya sasagutin ang sinasabi tinatanong nito. There were chances when Ryan persuaded me to, well, you know what I mean. But I have always maintained my distance. We kissed, all right. Sometimes I allowed him to touch me. But never the way you touch me. Gusto niya sanang idagdag. Pero ganun lang. I do not believe in premarital affairs.
Anong dahilan at naghiwalay kayo? Was it because you didn't want to have sex with him? Hindi ko masabi ang dahilan. Matigas naman niyang sagot. Tell me, Monique. Utos si James sa seryoso at di mababaling tinig. Matagal-tagal bago siya kumibo at paupong bumangon at niyakap ang mga binti. Eh ano ba kung sabihin niya dito ang dahilan? Kung magtatrabaho siya sa kapatid nito, she'd rather come clean. She rested her chin on top of her knees at sinimulang sabihin dito ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Ryan. Nang lingunin niya si James matapos siyang magkwento ay nakatayo na to. Mataliman tinging ipinukulit sa kanya. Kung laser ang nilalabas ng mga to, nalusaw na siya. Oh well, ano ba ang inaasam niya? Kung hindi mo ginawa yun ay bakit hindi mo patunayan sa kanila? Wika naman ito. Totoong may galit sa mukha ni Ryan nung araw na kausapin siya nito. Pero higit ang galit na nakabadya sa mukha ni James. May halo na pagkasuklam. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon, James. Buo na ang pasyon nilang ako may gawa niyon through circumstantial evidences. May pait naman ang tinig niya. At bakit hindi mo ito sinabi sa akin noong una? Patuloy na lalaki. Hinihiyaw ng katawan ng galit at gusto niyang isipin na naririnig na niya ang pagtatagi sa mga bagang nito. Nagsasalubong ang mga kilay niya nang tumingin dito. My goodness, bakit ko sasabihin sa iyo? Hindi natin kilala ang isa't isa. At gusto ko ang pagtaka ng pagnanais mo na alamin ang lahat ng Tom, James. O siguro, etong proseso mo ng interview na inaalok mong trabaho. Patuya niyang sinabi. Wala akong pakialam kung naniniwala ka sa akin o hindi. Kung si Ryan ay hindi, ikaw pa na wala kang alam sa akin. Pinigilan niya ang mapahikbi. Hindi naman kumibu si James na nakatitig pa rin sa kanya. Pagkatapos ay mabilis ang pumasok ng banyo at binagsak ang pinto. She smiled bitterly. Wala sa loob na nagkibit ng mga balikat. Duda siya kung makakatagpo pa niya si Evelyn. Hindi gugustuhin ni James na ang medical secretary ng kapatid ay isang pinaghihinalaang abortionist. Hindi niya gusto mag-isip. Uuwi na siya sa Venezuela at sa umagang yun, isabay man siya o hindi ni James, pwede na niyang ipambayad sa konduktor ng bus ang relo niya. Chapter 5. Nilingon niya ang pintana. Maganda ang sikat ng araw. Hindi kababakasan na nagdaang malakas na ulan. Ilang sandali rin siya sa ganong ayos nang may marinig na sasakyang pumarada. Sino dumating? May bisita ba ngayong umaga? Sinulya pa niya ang banyo at alam niyang naliligo ang binata. Hindi naman siya makalabas dahil t-shirt nito ang suot niya. Nasasampayan pa sa likod ng kusina ang mga gamit niya. May mga dinig siyang naririnig sa labas at ang isa ay kay Anton at ang tinig ng mga babae. Tumayo siya takmang kakatukin ang banyo na bumukas ang pinto ng silid. James, darling! Anong... Itinulo sa kinatatayuan ng babae na makita siya. Si Monique man ay nabigla rin at ang babaeng nasa pinto ay ang isa sa pinakamagandang babae na nakita niya sa buong buhay niya. Tall and sexy. Sosyal at elegante ang dating. Deep brown ang kulay ng mahabang buhok na alam niyang natural at hindi dye. Bagay sa mistisang anyo nito. Sino ka? At anong ginagawa mo dito? Tila pataliman tinig nito na humagod sa kabuuan niya. Ma! Mahali kayo rito! Hindi naglipat saglit at sumungo sa pinto ang tinawag nitong mama. Nabigla rin ang matandang babae at natutup ang bibig na makita siya. Mama, nagdala rito ng babae ang anak nyo! May galit at akusasyon sa tinig ng babae na akmang susugurin si Monique. Subalit noon bumukas ang banyo at lumabas si James na nakatapis lang ng tuwalya. Nahinto sa paghakbang at paglapit kay Monique ang babae. Nagulat pa si James na makita ang dalawang bisita. Alisa? Mama? Sino ang babaeng yan, James? Kaya ka ba nagtago dito dahil sa babaeng yan? Wika ng matanda. Ang babae na may tinutupang mukha na tila umiiyak. I can't believe you're doing this to me, James. Paikbi nitong sinabi. Kunwari nagagalit ka sa akin, tapos may tinatago kang babae dito? Anong kalokohan to, James? Kahapon pa ako pilit na sinasama dito ni Alisa. Naka-off ang cellphone mo. At madaling araw pa umalis ka na ng Maynila only to find you here na may kasamang... Hindi dito tinuloy ang sinasabi at sinulyapan si Monique na hindi malaman ang gagawin. Oh, James. Si Alisa ulit. Kung ginawa mo to para pasakitan ako, then you are succeeding, darling. Kulang na lang ipagtabuyan mo ako nung huli. Tayo mag-usap pagkatapos heto ka. Umiiyak tong niyakap ang mga braso sa hubad at basang katawan ng binata.
Nagyoko naman ng ulo si Monique. Parang may kirot na nadama sa eksenang yun. Hinawakan ni James ang magkabilang braso ni Alisa at inilayo. Hintayin niyo ako sa labas, Alisa. Mama, magbibis lang ako at saka tayo mag-usap. Come on, darling. Hindi itong unang pagkakataon magbibis ka sa harap ko. Wika ni Alisa, beautifully frowning at him. Sige na, Alisa, mama. Formal itong sinabit sa kasunilya pa na matandang babae. Huminga ng malalim ang matandang babae. Halika na, iha. Nakapaganda na marahil ng kape si Anton. Hinawakan ito ang braso ni Alisa at inakay palabas. Tinapunan muna ng masamang tingin ng dalawang babae si Monique bago tuloy ang lumabas ng pinto. Isinara ni James ang pinto at hinarap si Monique na naguguluhan. I'm sorry. Dalaga, kung piniyagan mo ako makauwi kahapon di sana. Stop blaming yourself. Sansala naman ang binata. Binuksan ito ang cabinet at naglabas ang underwear. Tumalikod ang dalaga na makita na nagbibihis ang binata. Tinungo ang banyo at marang sinarang pinto. Gulo ang isip na naglinis ang sarili. Paglabas niya ibihis na ang binata at nasa ibabaw ng kama ang mga natutuyong damit niya. Hindi siya pinansin ni James nang damputin niya ang mga to at muling pumasok ng banyo. Pagkatapos magbihis ay muli siyang lumabas. Naroon pa rin ang binata na sadyang hinihintay siya. Walang kibong dinampot niya ang bag at kumuha ron ng brush at pilit na sinukli ang kulot na buhok. Hindi ilang beses na nagkakasalubong ang mga mata nila ni James sa salamin. I know this is unfair, Monique, but I want to ask a favor from you. Wika nito na hukbang palapit sa kanya. Nahinto siya sa paglalagay ng lipstick at tumingin dito. Subalit bago siya makapagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin, muling sumungo sa pinto ang matandang babae. Why are you taking so long, James? Nainip na si Alisa. Wika nito na pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Isang buntong hininga ang pinakawala naman ni James at nilapit at inakbayan si Monique. I know this is unfair, but I want you to prepare the biggest surprise of your life. Ani James kay Monique sa parang hindi naririnig ng ina. Lalong naguluhan ang dalaga, subalit walang masabi. She allowed herself na akbayan at akay ng binata palabas. Sa dining room, kanugnog din ang sala. Naroon si Alisa na palakad-lakad. Huminto ito pagkakita sa kanila at isang matalim na sulyap ang pinukol kay Monique. I thought you'd never come out, James. Bungad nito, ibinaba sa mesa ang hawak na tasa ng kape. Ipaliwanag mo sa akin ang presensya ng babaeng yan. Dumikim muna ang binata na ang braso ay nakaakbay pa rin kay Monique. Hindi ko makita ang rason kung bakit kailangan magpaliwanag ako sa iyo, Alisa. Nakasama ko ang aking fiancé dito sa farmhouse. Fiancé? Bulalas ni Alisa sa matinding pagkabigla. Ganoon din ang matandang babae. Higit si Monique na kung hindi sa pisil ni James sa balikat niya, baka hindi napigilan na pagrehistro ng kabiglaanan sa mukha. Nagpatuloy si James. Monique ang mama ko, si Mama Felisa Gonzalez. At si Alisa, naikwento ko na sa iyo, diba? Masuyong tilingon si Monique. Fiancé? At naikwento na sa kanya ang tungkol kay Alisa? Hindi malaman ng dalaga kung paano magre-react. Nakabuti ang pagkakaakbay ni James kundi bibigay na ang mga tuhod niya. Nagbibiro ka, James! Patuloy ni Alisa sa nagre-hysteria ang tinig at mukha. Hindi kailangan umabot sa ganitong punto pag nanais mong parusahan ako. Maigpit na kinuyom nito ang mga daliri na sa palagay ni Monique ay bumauna sa mga palad nito. James, iho, anong ibig sabihin itong ginagawa mo? You and Alisa engaged to be married. Bakit mo pinapakilala ang babaeng yan bilang kasintahan? Si Mrs. Gonzalez na naguguluhang pinaglipat-lipat ang tingin sa anak at sa dalawang babae. Monique ang pangalan niya, mama. Si James naman sa ina. At ewan ko kung bakit nakaligta ang banggitin sa inyo ni Alisa na may isang buwang mahigit ka nang tinapos ang relasyon naming dalawa. At kung explanation ng kailangan, hindi ba dapat na ikaw, Alisa, ang magpaliwanag ko anong ginagawa mo dito sa farm at abalahin kami ni Monique? Bali nito kay Alisa na pinanlakihan ng mga mata. Tigilan mo ang kalokohang yan, James. You can't mean what you said. Binayaran mo ang babaeng yan para magpanggap ng kasintahan. Pulang-pula naman sa galit at pagkapahiya si Alisa. Binalingan si Monique. Ikaw babae, kung magkano man ang binayag ni James sa'yo, dodoblihin ko, umalis ka lang. Hindi malaman ni Monique kung anong idialog niya sa eksenang ito.
Sa pakiramdam niya, isa siyang Victorian heroine sa isang English novel. Very fragile and helpless, at si Alisa ang stereotype na kontrabida. The scene is very funny, lamang ay hindi siya pinaghanda ni James ng akmang dialogue. Inagamit siya nito at somehow ay gusto niyang magalit, pero may utang na loob siyang dapat natanawin sa binata. At sa kabila ng galit na nakikita niya kay Alisa, gusto niyang hangaan ng babae sa pananatili ng poys nito. Let us forget all about this, darling. Your purpose is very well served. I'm terribly hurt. Now let's go home, James. Nagsusumamo ang tinig nito at gusto niyang isiping may namumuong luha sa mga mata nito. Go home, Alisa. You will be invited to the wedding. Seryoso namang sagot ng lalaki. Kung ilang sandali na tinansya ni Alisa ang lalaki, pagkatapos sinalulumong din ang botang bag sa ibabaw ng mesa. You must be insane, James. Kung ang babaeng yun lang ang pinagpapalit mo sa akin. Ang huling salita nito bago tumalikod at lumabas. Ang sumunod na narinig ay ang pag-alis ng kotse nito. Si Monique ang tila nahapos sa eksena ngayon. Kumawala mula sa pagkakaakbay ni James at naupo sa silya. Hindi ko alam na ganito kalala ang tampuhan ninyo ni Alisa. Iho, ani Mrs. Gonzalez na bumasag sa katahimikan. Matagalan tapos ang ugnayan namin ni Alisa, Mama. Hindi lang niya matanggap. Pero hindi ba't nagdadalang tao siya, James? Litong-litong patuloy ni Mrs. Gonzalez. Sinulyapan si Monique na nagsasalubong ang kilay. I'm sorry, iha. Hindi ko pinakikialaman ang suralin ng mga anak ko sa puso. Pero gusto kong maayos ang lahat. At ayoko rin tumalikod sa pananagutan niya si James. Kung anong dahilan kaya ninais kong pakasalan si Alisa, Mama, siya rin ang dahilan ng pagtatapos ng relasyon namin. She had an abortion. Oh, si Monique na hindi makapaniwala at tumayo siya at tumusal ng excuse me at mabilis na nagbalik ng silid. Sinundan siya ng tingin na mag-ina. Madre Mia, James, totoo ba ang sinasabi mo? She wanted marriage but not a child. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Mrs. Gonzalez. At paano si Monique, iho? Ano na ang papel na ginagampanan niya? Was she really your fiancé? She looks shy at hindi ako makapaniwalang ganito siya ka-permissive. Naroon ang hindi pagsangayon sa tinig nito. Isang matabang nangiti ang pinakawala ng lalaki. She is shy, yes, but not permissive, Mama. We haven't done anything promiscuous. Huwag ninyong hatulan ang nakita ng mga mata ninyo kanina. And that surprised me, James. Panunuya ng ina sa anak. At hindi mo pa sinasagot ang unang tanong ko. Was she really your fiancé? Yes. Maiksing sagot ng binata at sinundan sa silid si Monique. Nasa bintana ang dalaga at nakatanaw sa malawak na manggahan na pumasok si James. Lumapit ito sa tabi niya. Aalis ako ngayong umaga, James. Hindi kailangan sumabay ako sa inyo. Maari mo akong ipahatid ka ito sa labasan. Anya na hindi lumilingon. Kasabay ka namin ng mama na luluwas, Monique. Ihatid kita sa mismong bahay ninyo. There's no need to do that. Really. Siguro naman bayad na ako sa pagtulong mo sa akin. Ginamit mo ako para itaboy si Alisa. Yun ay kung hindi mo nga lamang siya pinasakitan. I meant every word that I said this morning, Monique. Seryoso namang sagot nito. Fine. Nakikibit siya ng mga balikat at lumakad patungo sa kinalalagyan ng bag. Kumuha mula roon ang panali ng buhok at pilit sinamsam ang mahaba at kulot niyang buhok. Now we're even. Uulitin ko, Monique. I meant every word that I said. Kasali na roon ang sinabi kong fiancé kita. Fine to what? Maras na nilingon ng dalaga ang lalaki. Narinig mo ang sinabi ko. You are now my fiancé. Walang anumang pahayag nito. Really, James? Aniya sa gilalas at patuyang paraan. Pagkatapos ay tumawa, hysterical at tawa at nilapitan siya ni James at niyakap. Tumigil ka, Monique. Subalit, patuloy sa hysterical na pagtawa ang dalaga. Ibinagsak siya ng binata sa kama. Tumigil ka, sabi, ano ba? Hindi kita gustong saktan. Unti-unting huminahon ang dalaga. Pinahid niya ng kamay ang luha sa katatawa. This is crazy. Aniya sa pagitan ng pagtawa. Oh hell. Ani James at tinakpan ng mga labi nito ang labi niya. His lips teasing her softly and tenderly. His tongue tasting the contour of her lips.
Napasingap ang dalaga at huminto sa pagtawa. Itinukod ang dalawang palad sa dibdib ng lalaki. Stop it, please. Hindi ko kaya. Another minute of this and I'll probably go crazy. Pinakawala siya nito. Bumangon siya at naupo sa set as she tried to compose herself. Sinisikap na nilawin ang isip sa nangyari. Be my girl, Monique. My fiancé. Patuloy ni James na nakatitig sa kanya. I don't know what to say. Bakit mo sinasabi sa akin yan? We're perfectly strangers, she said wearily. Hindi nang nararamdaman ko sa'yo. I feel like I have known you all my life. But don't worry, I'm not going to rush you anything. Just don't say no. No, maras naman niyang sinabi. This abortion thing had my life turned upside down in just a week. Itinaas niya ang dalawang kamay sa ere. Hindi ko na naintindihan ang nangyayari, James. Kanina lang galit na galit ka sa akin nang malaman mo kung paano ako nawalan ng trabaho at boyfriend. And I would understand your hatred and anger with me. Dahil tulad ng ospital at ni Ryan, naniwala kang ginawa kong abortion na yon. Pero ang hindi ko maintindihan ay ang pagbabago ng attitude mo. This is asking me to be your girl gayong tinapos mo lang ang relasyon mo kay Alisa? For the very same reason why you were angry with me? Hindi ko sinabi sa iyong pinaniniwalaan ko ang binibintang sa iyo. And I am not angry with you. Neither do I hate you. Pakiramdam naman ni Monique, nagkaroon siya ng maraming gatla sa noo. You were angry. Nakita ko ang pagkakasuklam sa mga mata mo. You were just as judgmental as Ryan. Not that blame you. Naniningkit ang mga mata ni James. Huwag mo ko ikumpara sa ex mo. And it wasn't just angry, Monique. I was furious. Pero hindi sa'yo. Sa sinasabi mo, sa babaeng nagpaintulot na alisin ang buhay sa sinapupunan niya at sa taong gumawa niyon. At kay Alisa dahil ginawa rin niya yon. Hindi makapaniwalang napatitig ang dalaga kay James. Hindi niya inaasahan yon. Bakit hindi ka naniniwalang magagawa ko ang bintang nila sa akin? Dati ako midwife at isa sa pang nurse at walang hirap-hirap ko magagawa yon. You're a woman with very high morals. Ang extramarital affairs ay palasak ngayon, matinong babae man o hindi. But you were able to remain untouched and with a doctor boyfriend for that matter. I wonder why your ex-boyfriend didn't realize it, Monique. Binigyang emphasis ito ang ex. Why indeed? May warmth na humaplo sa dibdib ng dalaga. Si Ryan na matagal din niyang nakasama ay hindi siya nakilala ng gusto. Ang ekstrangherong lalaking to na halos wala pang 48 oras niyang nakasama, naniniwala ang inosente siya. Thank you, James. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Para ako nasa harap ng isang sumasabog na dam at nalulunod ako. Nangyari sa ospital. Ang kawalan ng tiwala ni Ryan. Ang muti ko na pagkapahamak sa rapist. At ikaw na sa loob pa lang ng dalawang araw ay nagawa niya yatang lahat ang hindi pa nagagawa ng kahit na sinong lalaki sa akin. Then offered me a job. Introduce me as a fiancé. At ngayon sinasabi mong gusto mong totohanin ang ginawa mong pagpapakilala sa akin? All in a matter of 1 week? I couldn't believe this all happening to me. Nagugulo ang wika niya kasabay ng paghilig ng ulo sa sandalan. I know this is all too sudden for you. Pero maniwala kang seryoso ako sa sinasabi ko, Monique. Kung hindi lang dumating ngayong umaga si Alisa, hindi ka siguro mape-pressure ng ganito. But eventually, sasabihin ko rin sa iyong I want you to be my girl. Why, James? She asked wearily. Was it because I'm still a virgin? Tumayo ang binata at lumapit sa kinaroroonan niya. Itinukod ang isang kamay sa armrest ng sofa at ang isa ay hinawak sa baba niya at itinaas ito. Yun nga ba ang dahilan, Monique? He softly asked pagkatapos ay marahang umiling. I don't know. Maybe yes, maybe no. But the truth is, I never bothered myself about this virginity thing before. But one thing's sure, malaking bagay ang pagkakakilala ko sa'yo at nakalipas na mga oras. Iniwas ang dalaga mukha niya. Those hours that you were telling me were spent mostly in this room, matabang niyang sinabi. Tumayo ng tuwid ng binata at marahang tumawa. You broke a record, sweetheart. You were the first and only woman I spent my night with and yet never made love to. Pinamulahan ang mukha si Monique. My goodness, James. Hindi ako nakalita sa rapist upang ma-rape mo lang. Angil niya. Lumakas naman ang tawa ni James at muling yumuko. I never raped a woman before, Monique.
I do not have to. Marang sinabi nito na titig na titig sa kanya. Oh please. Nagyuko siya ng ulo at bigla ay nakadama siya ng claustrophobic. Hindi siya nakahinga at muling tumayo ang binata. Bigyan mo ng chance ang sinasabi ko, Monique. Patuloy ni James sa sinabayan ng buntong hininga. Maliit lang ang mundong ginagalawan namin ni Alisa. And I do not want to make a fool out of myself pag nalaman niyang hindi totoong kasintahan kita. Isa pa, magtatrabaho ka kay Evelyn at sa bayo ko. Ayokong pag-isipan ka nila ng masama dahil sa ayos mo nang makita ka ng mama ka dito. I don't think I will still want the job. You can't back out on that. Kailangan mo ng trabaho. Hindi pinanghahandaan ang pagkakaroon ng relasyon at kusatong dumarating. Bakit nga, James? Bakit sa akin? Gayong hindi mo ko lubusang nakikilala. Kung sinabi mo lang sa akin na patuloy ako magpanggap, baka madali ko pang maintindihan. Bagaman mag-iisip ako na ang isang tulad mo, bakit mahirapang itaboy ang isang tulad ni Alisa? I like you, Monique. You intrigue me. You fascinated me. At hindi kailangan ng mahabang panahon para magustuhan ng isang tao. Napapailing ang dalaga. Oh James, hindi laro ang turing ko sa relasyon. Para sa akin, ipang habang buhay to. Hindi laro ang niaalo ko sa'yo. Kung panghabang buhay ang itatagal nito, depende na marahil sa atin. Give it a chance, Monique. Pagkatapos sinawakan siya sa bewang at masuyong tinayo. At nangangako ako sa'yo. I will never hurt you. Not intentionally at least. Gusto ko na umuwi, James. I wish this is just but a nightmare. At magigising ako normal na ulit ang lahat. Ang buhay ko. Nagugulhad at nalilitong wika niya. May simpatiyang tinitigan siya ng binata. And with a tender look in his eyes ay tinaas ito ang mukha niya. Dinampian ang halik sa ibabaw ng ulo. Leave it to me, little one. And I'll take care of you. Chapter 6. Nasisiraan ka na ba ng bait, James? Pagalit na wika ni Evelyn. At anong gusto mong gawin ko sa sekretarya ko para lang tanggapin ko yung babaeng sinasabi mo? Recommend her to your friends, Evelyn. Kaya mong gawin yan. Sagot ng binata na tinaas ang isang paa sa kabilang silya. And why should I do that? Wala naman akong problema kay Rina. Kailangan ni Monique ng trabaho, Evelyn. At isa siyang nurse. You know, I can easily recommend her sa ibang hospital pero gusto kong dito siya. I want you to be acquainted with each other. Wala akong interes sa mga babae mo, James. Hindi ko siya babae, Evelyn. She's my fiancé. Umismid naman ng doktora. Fiancé? And what happened to our Alisa, Aber? Weren't you glad na nawala na siya sa buhay ko? Pero Hedot, ano namang relasyon ang pinasok mo? Ang sabi ng mama, kasama mo ang babaeng to sa farm. Hindi ka na ba talaga hahanap ng matinong babae? Tumayo ang binata at umikot sa kapatid. Yumuko at hinalikan to sa noo. Monique is hardly my type, Evelyn. Pero natitiyak kong magkakasundo kayo. You will like her. Pagkatapos lumakad na patungo sa pinto. I'm counting on you, my dearest sister. Damn you, James. Porke alam mong hindi kita matatanggihan. Siya namang pagpasok ni Ernesto ang bayaw ng binata. Sinaluduhan lang ito at tuloy-tuloy na lumabas. Anong kailangan ng kapatid mo dito? Nilingon pa nito ang pinto. Imikot ang mga mata ni Evelyn. Sa makalawa, you will have another secretary. Why? Magli-leave ba si Rina o magre-resign? Naiinis ang kinuwento nito sa asawa ang sadya ng kapatid. A nurse, well baka naman reliable. Darling, totoong masipag si Rina pero may mga terms na hindi niya maintindihan. At salip na siya na lang ang nag-injection sa pasyente ko, ako pa. Marami pang mga bagay na kung nurse ang kasama natin, makakagaan sa trabaho. Sangay naman ni Ernesto. Salamat sa positive attitude, Ernesto. Pero girlfriend niya ang nurse na to. Girlfriend? Pagkatapos ay tumawa. Does it mean that I will have a beloved you, secretary? Isa ka pa. Kay talaga mga lalaki. Kaya hindi na tumino ang isang yun dahil lagi mo nalang inaayunan. At kaya naman mga babae, wala nang ginawa kundi i-baby kami. Hayaan mong kapatid mo, Eve. Malapit nang mag-30 yun. Sooner or later, James will settle down.
at natitiyak kong sa isang maipagkakapuri mong hipag. Ginawaran ito ng halikang asawa. May pasyente ako ngayong hapon na papasok ng doktor. Bye. Pag-alis ang asawa, yung pinag-isipan ni Evelyn kung kanino i-rekomenda ang kanyang sekretarya. Nang gabing iyon, matapos manggaling sa ospital ay sinabi ni Monique sa kapatid ang tungkol sa pagpapalit niya ng trabaho. Bakit hindi mo sinabi sa akin yan bago ko umalis, Monique? Ayoko mag-alala ka, Roy. At sana hindi na dapat makarating sa mama to. Bukas paparoon ako sa bagong trabaho ko upang ma-interview ni na Dr. at Dr. Marquez. Tiimbagang nanamulsa ang binata. At hindi ka man lang binigyan ni Ryan ng pagkakataong mapatunayan ng sarili mo na wala kang kasalanan? Nagkibit siya ng balikat. Hindi niya masabi sa kapatid na hanggang sa bago siya umalis patungo sa Batangas, umaasam siyang dadalawin ng kasintahan. Kalimutan mo na ang lalaking yun, Monique. Mabuti na lang at hanggang maaga, nakilala mo kung anong uring tao siya. Pagalit na dugtong ni Roy. Well, at least, nakabuti ang pagpunta ko sa Batangas. I've got a new job. Kung nagkataon, nahihirapan akong maghanap ng bago dahil sa reference. Hindi ko harapin muli si Ryan para lang humingi ng reference. Tumango ang binata. At itong James Gonzalez na to. Sigurado ka bang mabuting tao to? Kapangalan pa niya yung famous newscaster ah. Napangiti si Monique. Siya nga yun, Roy. Kaya natitiyak ko mabuti ang intensyon ni James sa tulungan ako. Napangiti si Roy. You sure have found a good backer. Pero bakit hindi kanya nirekomenda sa malaking ospital? Siguro ay ang kapatid niya nangangailangan ng nasa isip ng oras na alukin ako ng trabaho. Well, I hope na magustuhan mo ang bagong trabaho mo. At sa susunod, sana hindi ka na maglilihim, Monique. Iisang pamilya tayo at ayokong naglilihim pa. I feel so helpless. You're not? Maring assurance naman niya pagkatapos iniba ang usapan. Hindi ko na itanong sa mama kung kailan ang operasyon ng binti niya. Malalaman mo, isa sa mga araw na to, maaari siyang maoperahan. Kinabukasan ng hapon ay sa klinik ni Dr. Evelyn Marquez nagtuloy si Monique pagkagaling sa ina. Isa yung building na ang ground floor ay hindi lang mag-asawa ang nagkiklinik kundi may ibang mga doktor din. May ilang pasyente na siyang dinatnan sa reception area pagpasok niya. Ang receptionist ay naglalagay ng thermometer sa isang bata. Nandiyan ba si Dr. Marquez? Tanong niya sa naroon ang babaeng nakaputi. Kararating lang ni Doktora. Nasa loob siya at kausap ang mister niya. Sino sasabihin kung naghahanap? Monique Moreno, kaibigan ako ng kapatid niya. Ngumiti ang babae. Ni Mr. Gonzalez, sandali lang ah. Pumasok na sa loob ng silid at makalipas ang ilang sandali ay muli ring lumabas. Pumasok ka na. Nagpasalamat ang dalaga at lumakad patungo sa pinto. Nagbigay ng warning knock at marahang tinulak ang pintuan. Dalawang pares ng mata ang wari ay nakaakbang sa pagpasok niya. Good afternoon, formal niyang bati. Parehong tumango ang mag-asawa at sa pakiramdam niya ay masusing tingin ang binigay sa kanya ng mga to. Natilay siya isang insekto sa kamay na isang siyentipiko. Inilahad ni Evelyn ang kamay patunguro sa upuan sa harap. Sit down, Miss Moreno. Ako si Evelyn, kapatid ako ni James and this is my husband. Ngumiti si Ernest na hindi humihiwalay ang mga mata sa kanya. Pagkatapos ng mga necessary informations ay casual na nakipag-usap pa mag-asawa sa kanya. At makalipas ang mahigit na kalahating oras, nagpaalam na ang dalaga. Sinabihan siya mag-report sa susunod na araw. And that was my brother's fiancée? Bulalas ni Evelyn. I can't believe it, Ernest. She was hardly my brother's type. Oh yes, she's pretty and attractive, pero mahilig sa mataas at mistisa si James. Do you find fault? Amused naman na tanong ni Ernest. No, she's smart and witty and looks sensible. Pretty little thing. Parang gusto kong sabihin putulin na niya kung ano man ang ugnay niya sa kapatid ko. Baka masaktan lang siya at magkalit ako kay James. Bumalalas naman ang tawa si Ernest. That's it, darling. Pinuko ng babaeng yun ang protective instinct ng kapatid mo. Maraming magagandang babae, Eve. Mga babaeng may magagandang katawan. Pero hindi lahat ng babae nagtataglay ng mga katangian ni Monique. She's very female and radiated. Innocence that would not even want to hurt her. Napapailing si Evelyn. Well, I hope seryoso si James sa kanya. I kind of like her. I guess this time, you'll get a big surprise of your life
kung isa sa mga araw na to mag-asawa na ang most elusive bachelor. Nakangiting wika ni Ernesto na tumayo na rin. Sa umaga, ay mga nagdadalang taong babae ang inaalalaya ni Monique at mga babaeng may problema gynecology. At sa hapon naman, mga sanggol at bata. Walang araw na hindi siya busy at natagpuan niya ang sarili nag-enjoy sa bagong trabaho. Palibasa hindi naman malayo ang clinic na mag-asawa sa ospital na kinaroroonan ng ina, dumaraan siya doon gabi-gabi. Hustong ika-apat na araw niya sa clinic nung muli niyang makita si James. Hi, bati nito sa kanya pagkapasok na pagkapasok. Muntik nang mabitawan ng dalaga ang hawak na syringe. Bagaman sa loob ng apat na araw ay inasam-asam niya na sana magkita silang muli ni James, hindi niya inaasahan na pupuntahan siya nito. Iniisip niyang matapos ang tulungan nito at tapos na rin ang obligasyon ng lalaki. Natulungan siya nito at natulungan din naman niya sa parte ni Alisa. Napasyal ka? Tumaas ang kilay ng binata at hinapit siya sa bewang. Yan na ba ang salubong ngayon sa kasintahan? Tukso nito. Lumaban naman siya ng tukso. May kasintahan bang apat na araw mong hindi narinig at walang pasabi? Humalakak naman si James at dinampian ang halik sa mga labi si Monique at binitawan. Doon nakadawa ng pagkapahiya si Monique sa naroon pang pasyente. Sa mukha ng mga narong ina, natitiyak niyang kilala ng mga to si James bilang newscaster. Ganon din ang isang batang malakas sa bumulong sa ina na si James Gonzalez yon. I've been dying to call and visit you pero gusto kong ma-acquaint mo ang bago mong trabaho na walang hassle mula sa akin. Paliwanag ni James. May pasyente ba sa loob? Dagdag nito sabay tingin sa relo. Bago pa nakasagot ang dalaga ay bumukas ang pinto at lumabas ang pasyente kasunod si Evelyn. James, anong ginagawa mo rito? Muli itong bumalik sa silid. Sumunod ang binata bago sinilyapan si Monique. Kumusta ang bago mong nurse? Naupo ito sa gilid ng mesa at binuklat-buklat ang naroong mga baby's book. She's a gem, James. Napakalaking ginawa ni Monique para sa akin lalo na sa kalagayan ko. Very effective and reliable. Hindi ko sasabihin sa iyong I told you so. Natatawa namang wika ng lalaki. Anong oras ka ba magsasara? I'm taking her out. Pagkatapos sa mga pasyente sa labas, ani Evelyn na pumormal. Anong intensyon mo kay Monique, James? Tumaas naman ang kilay ng binata sa narinig. At anong ibig sabihin ng tanong mong yan, Evelyn? Well, I don't want you to hurt her. Nakikita ko masaya at nag-i-enjoy siya sa kanyang trabaho. Pero minsan napupun akong malungkot si Monique at tinitiyak kong hindi ako ang sanhinon. Bagot na tumayo ang binata at nasira ang mood sa narinig. Tapusin mo ang pasyente mo at paglabas ko ilalagay ko ang close sign sa pintuan sa labas. James? Subali tuloy-tuloy na lumabas ang kapatid. Sinulyapan lang ito ni Monique pero hindi nagsalita at lumabas na. Nasaktan man ay hindi nagpahalata ang dalaga. Pinapasok ang susunod na pasyente. Sa pagtataka ng dalaga, dalawa pa natitirang pasyente ay pinauwi na siya ni Evelyn. Pero, sige na Monique, ako nang bahala sa dalawang natitira. Booster lang naman yata ang mga yon at mga well babies. Pilit ni Evelyn. Walang ibang lumabas ang dalaga at inalis ang kap at inayos ang sarili. Pagkatapos ayusin ng mesa ay dinampot ang bag at lumabas. Nagulat pa siya nang makitang nasa parking lot ang pick up ni James. Kaya ba siya pinauwi ng maaga ni Evelyn? Hinihintay ba siya ni James? Bumukas ang passenger door nang malapit na siya sa sasakyan. Hinihintay mo ba ako? Ngumiti ang binata. Sakay na. Walang ibang sumakay ang dalaga. Bagaman inabot ng binata ang pinto ay siya na ang nagsara. Nakakaya naman sa kapatid mo James. Sana'y... Akong bahala sa kapatid ko Monique. Agap na binata na inilabas sa parking area ang four-wheel drive pickup. Isa pa? Hindi ko sinabi sa kanyang pauwiin ka na. Nakahanda ako maghintay rito hanggang sa maubos ang pasyente ninyo. Naiimigan ng dalaga ang parang galit nitong tono. At bagaman nagtataka hindi na lang siya kumibo. Nang mapunan niyang tinatahak nila ang Taft, hindi siya na napigilan na magtanong. Saan tayo pupunta, James? Alam ko dinala mo ang mama mo sa tuwing matapos ang klinik kaya doon napunta natin. How? I have my own sources, Monique. Humingan ng malalim ang dalaga. Nagagalit ka ba? Hindi sumagot ang binata hanggang makarating sila sa ospital. Hinawakan siya nito sa braso nang papasok na sila. At kahit hindi niya ituro ay mukhang alam na binata ang patutunguhan. Ngumiti naman si Rosita nang pumasok sila at humalik sa ina si Monique. Ma, may kasama ako. Si James. James ang mama ko.
magkakilala na kami, Iha. Ani Rosita na nakapagpasalubong sa mga kilay ni Monique. Dumating si James dito kagabi ilang minuto pagkaalis mo. Nagkakilala na rin sila ni Roy. Oh? Nilingon ng dalaga ang lalaki at hindi malaman ang iisipin. Casual na nag-uusap ang ina at si James at napunan ng dalaga na palagi ang loob ng mama niya sa binata. Pagkagaling sa ospital ay nagyayang kumain si James. Hindi mo sinagot ang tinanong ko kanina. Kung nagagalit ka. Ani Monique nang nagsisimula na silang kumain. You haven't forgotten that ex-boyfriend of yours yet? Paniniyak iyon at hindi tanong. Bakit mo sinasabi yan? Naguguluhan tanong niya. Mahal mo pa ba siya, Monique? Niyuko ng dalaga ang pagkait ni laro-laro ang tinidor. Hindi ko alam, James. Naisip ko pa rin siya paminsan-minsan. Mahigit na 2 linggo pa lang wala nang mangyari yun. Kalimutan mo na siya, Monique. Marahang wika ni James subalit nahihimigan ng dalaga ang talim sa tinig nito. Pagangat na mukha niya ay nakitang nakatitik sa kanyang binata. Tinging sawari niya ay nanunood sa kanyang kalamnan. Mabilis siya nagyuko ng ulo. Maliban sa casual na usapan, hindi na muling bumanggit ng personal na mapagkukwentuhan ng lalaki. Hanggang si hatid siya nito sa Valenzuela. Nilingon ng dalaga ang lalaki bago bumaba ng sasakyan. Salamat, James. At salamat din sa pagdalo mo sa mama ko kahapon. Hindi mo ba ako imbitahang magkape? Amuse sa tanong nito sa obvious niyang pagmamadali at pag-iwas. Sure. Alanganin namang sagot ni Monique. Hindi niya gustong patuloyin ang binata. Hindi niya maintindihan pero hindi niya gustong mapag-isa sila ng lalaki. Okay lang kung sa pampublikong lugar. Ako na. Wika ng binata na kinuha sa mga kamay niya ang susi ng pinto nang hindi siya maganda tuto sa paglalagay nito sa susian. Inilapag ni Monique ang bag sa sofa pagkapasok. Igagawa kita ng kape. Aniya na dire-diretso sa kusina. Umabot siya ng tasa sa cupboard at nabitawan niya ito na bumagsak sa lababo nang tumikim si James na sumunod pala sa kanya sa kusina. Naku! Hindi siya maganda tuto sa pagdampot sa basag na tasa. Hinawakan ng binata ang 2 braso niya at iniharap dito. Relax, Monique. Banayad nitong wika. Bakit ka natitense? Natatakot ka ba sa akin? I'm sorry. That was foolish of me. Ginulat mo kasi ako. Hindi ko inaasahang susunod ka dito sa kusina. Alanganin siyang humiti at binawi ang mga brasong hawak nito. Subalit hindi siya binitawan ni James. Sa halip ay hinilas siya payakap. I won't hurt you. You know that? He whispered. Pagkatapos ay unti-unting bumaba ang mga labi nito sa kanya bago pa siya nakaiwas. He was kissing her softly and with such tenderness that her throat ached with emotion. Tinunaw niyo ng lahat ng restrain na nararamdaman niya. Inalis sa isip ang lahat-lahat maliban sa sandaling to. She parted her lips and welcomed his mouth. Then he was kissing her possessively, demandingly that caused a weakness in her knees. Hindi kailaman inisip ng dalaga that the kiss can affect her so much that she wanted James to kiss her forever. Kung paano nabuksan ni James sa mga botones ng puting uniform niya, hindi niya alam. Ni hindi niya gustong paniwalaang sa kanya galing ang pagsinghap nang maramdaman ang kamay ng binata sa dibdib niya. James stopped kissing her but never left her mouth. Lady, don't you know how you made me ache? He whispered while his lips softly caressing the corner of her mouth, his hand gentle on her breast. James, please. She whispered. If it was a plea to stop or go on, hindi niya matiyak. Touching and kissing you like this is like caressing a petal of an orchid, Monique. Monique? Oh dear Lord, no one ever called her that maliban sa papa niya pag naglalambing to. Punong-puno ng emosyon ng dibdib ng dalaga na marahang kumawala. This is what I'm scared of, James. She whispered breathlessly. Because you responded so strongly to me. His eyes twinkled. I guess so. Hindi niya magawang tumanggi. Her body still ached for his touch. Chemistry, Monique. Some people have it. Some don't. And we have the right chemistry between us. Isa kang nurse at alam mo kung paano nagkakaroon ng sparks ng 2 chemicals. Paliwanag ng binata habang ang isang kamay nito ay gumagawa ng masarap na landas sa likod niya. It made sense, but
No bats, Monique. You didn't have the right to chemistry with your ex-boyfriend, kaya malakas ang control mo sa kanya. Consciously, you were trying to resist me. Kahit nung nasa farm pa tayo. But the sparks that we have are far more powerful than your good intentions, Monique. My love. His lips went to her temple and pressed them right there. Tuloy yung kumawala ang dalaga. At sa pagkakataong yun ay pinabayaan siya ni James. Padalagod niyang inayos ang sarili pagkatapos ay muling humarap sa binata. Sinisikap niyang pairali ng tamang gawi at kilos. That is why I thought you are a very dangerous man, James Gonzales. Far more dangerous than most men. Muli siyang umabot ng tasas at platito at kalmanteng nagtimpla ng kape. Marahan namang tumawa si James. Don't be frightened, little one. I won't rush you into anything, but I want you to realize that I want you. And don't worry, I only want to caress the petal, Monique, my love, and breath in the sense. That you don't harm the flower, does it? Matalim ang mga matang ibinaba ng dalaga ang tinimplang kape sa harap ng binata. Very poetic. Halika nga. Hinila siya ng binata na naupo sa silya at saka siya kinandong. Idinikit ni James ang mga labis sa likod ng tenga niya. Napapikit ang dalaga na hindi makapalag. Kung di mo gusto ang ginagawa ko, you can always ask me to stop. Bulong nito. Hindi gusto? Ask you to stop? Goodness, paano niya gagawin yun gayong gusto niya ang ginagawa nito tulad ngayon? His hands softly fondling her breast, his lips giving her earlobes gentle bites. His breath warmed on her skin na nagpapatayo sa lahat ng balahibo niya sa katawan. Now, tell me to stop, he said huskily. Why should I do that? Isang mahinang tawa ang narinig niya bago inangkin ng binata ang mga labi niya. A soft moan escaped from her throat. Chapter 7 Finale. Nang huminto sa paghalik si James ay gusto pa sanang niyang pigilan ng binata. Love, may kumakatok. Wika dito na, nilinga ang sala. Tumayo siya at nahiyang inayos ulit ang sarili. Hindi makatingin ng diretso sa binata. May inaasahan ka bang bisita sa gabing to? Mahimig ng iritasyon ng tinig nito kasabay ng pagtingin sa relo sa braso. Alas 10:15 na ng gabi ah. Si Vernon na siguro yan. Off duty na siya sa ospital ngayon. Di ko siya pinatutulog pansamantala. Aniya kasabay ng paglakad palabas sa sala pati oras ay nalimutan niya. Ano ba nangyayari sa kanya at pagdating sa lalaking to? Nalilimutan niyang lahat pati sensibility. Si Verna nga ang nasa pinto at nagulat pa to nang makitang hindi siya nag-iisa. Verna, si James. James ang kaibigan ko, si Verna. Pagpapakilala niya. Hindi makatingin ng diretso kahit sa kaibigan. Hi, ikaw ba yung nasa Channel 10? Nakangiting bati ng dalaga at nasa mga mata ang admiration. Nice meeting you in person. Naikwento ka na sa akin ni Monique. I hope not to my disadvantage. Nakangiti namang tugon ng lalaki. She is singing your praises. Ganting sagot naman ni Verna. Makahulig ang sinilya pa ng binata si Monique na umiwas sa mga mata. Hindi ko naisip na mag-isa ka nga lang pala dito, Monique. Gusto mong gawa ng remedyo yan sa ibang pagkakataon? Salamat, Verna, at sinasamahan mo si Monique dito. Maliit na bagay. What are friends for? Tumangon si James at formal na tinitingan si Monique. Hindi ako magtatagal para makapagpahinga na kayo. Inihatid ng dalaga hanggang sa gate ng lalaki at hindi umalis hanggang hindi nawala sa paningin ng sasakyan nito. I smell something fishy. Tukso naman ni Verna. Now tell me, friend. Huwag mo akong ibitin sa suspense. Nagkibit naman ng balikat ang dalaga. Ano bang sasabihin ko? I intentionally mistelling you na noong bago kami umalis sa farm, dumating ang dati niyang girlfriend. He introduced me as his fiancé para maitaboy ito. Pagkatapos gusto ni James sa totohanin na yun. He claimed, talked, and acted as if he really is my fiancé. Very intriguing. So now, you have a new fiancé sa katauhan ni James Gonzales. My Monique, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng mga pagpapala. Anong klaseng relasyon, Verna? Founded on baser needs?
Hindi ko maintindihan kung paano ako napapayag ni James dito. Pakiramdam ko ba na hypnotism ako para sumang-ayon? Nakapagtataka naman yata yun. Ikaw pa? Ikaw ang pinakasensible na taong nakilala ko. Hindi ka basta-basta pumapasok sa isang relasyon na walang katiyakan. Yun na nga eh. Pumasok ako sa isang walang katiyakang relasyon. Nagpatangay at natitiyak kung hindi ako lalabas sa larong to na hindi nasusugatan. At maaring taglay niya ang pilat na yon sa mahabang panahon. Hindi siguro matagal at masakit kaysa sa sugat na sanhi ni Ryan. O eh bakit pinasok mo ang relasyong yan? Bakit ka pumayag? Bumutong hininga ang dalaga. I can't resist him, Verna. He excites and thrills me. I think I'm going to melt whenever he touches me. And I never felt anything like this before. Not even with Ryan. Kay Ryan, pag sinabi kong tama na, nagagawa kong pairali ng isip ko. But not with James. With him, I forgot how to think sensibly. And I could think of all the delicious things he's doing to me. Wow, that was quite a speech, Monique. Ganun ba ang dating ng lalaking yun sa'yo? Well, can't blame you, friend. You may not be as handsome as doctor. Mandigma, pero his charm is lethal. Lethal? Yes, tama ang term na ginamit mo. Anya na hukmakbang papasok sa kusina. Kumain ka na ba? Sa ospital, sagot ni Verna na tumayo pagkatapos mabilis sa lumakad patungo kay Monique. Naku Monique, bago ko nga pala malimutan, pakinggan mo to. Naupo ang dalaga sa mesa at tinumpot ang kapeng hindi na inom ni James at hinigop kahit hindi na gaanong mainit. May kape at biskuit dyan. Help yourself. Aniya sa kaibigan. Ano bang sasabihin mo? Naupo sa tabi niya si Verna. Magugulat ka. Alam mo ba na yung pasyente nagsabing ikaw ang gumawa ng abortion sa kanya? Ilang beses na nagpabalik-balik kay Dr. Punsalan kahit matagal na itong nakadischarge. For follow-up check-up? What is so unusual about that? Yun din ang iniisip ko nung umpisa. Pero kaninang nasa klinik ako ni Dr. Mandigma para maghatid ng lab result, narinig namin may nagagalit sa kabilang klinik. Alam mo namang adyasan ng mga klinik niya na Dr. Mandigma at Dr. Punsalan, di ba? Wala sa loob na tumango ang dalaga at nagpatuloy sa pag-inom ng kape. Marahil walang nakapansin sa bahagyang nakaawang ang adjoining door ng dalawa, kaya dinig na dinig sa klinik ni Dr. Mandigma ang pinag-uusapan, lalo na't malakas ang tinig ng kausap nito. Chismis ba yan? Makinig ka, nairitang patuloy ni Verna. Ang kausap ni Dr. Punsalan ay si Mildred, ang pasyenteng sinasabi ko. She was asking for money. Alam mo ba yun? Napukaw ng husto ang atensyon ni Monique. Bakit siya hihingi ng pera kay Dr. Punsalan? Hindi maliwanag ang usapan, pero kahit sinong bobong tao ang naroon sa kinilaligan namin ni Dr. Mandigma, maisip na blackmail yun. Gusto ko pa sana makinig pero pinalayas na ako ni Doktor. Malabo ang sinasabi mo, Verna. Marahil, pero kung ano man yun, natitiyak ko narinig at nalaman ni Dr. Ryan Mandigma ang buong usapan. At napalagay akong tungkol sa'yo dahil ang huli kong narinig ay nang sabihin ni Mildred na naawa ako sa nurse na pinaturo mo sa akin. At dun niya ako pinalabas na niya, Ryan. Huminga ng malalim ang dalaga at parang may sugat na nakanti sa dibdib. Bakit ka pinalabas ni Ryan? Hindi kaya nangangahulugan na alam niyang hindi ako ang may gawa ng binibintang ng pasyente? Posible. Mahinala pa nga ako na baka si Dr. Punsalan ang may gawa ng abortion na yun. Umiling naman ang dalaga. Hindi ko maipaliwalang magagawa ni Dr. Punsalan yun, Verna. Nagkibit ng balikat ang dalaga. Anong malay natin? Pero alam mo ba na mula nang mawala ka, malimit sila magkasama ni Dr. Ryan Mandigma? May balita pa nga sa ospital na sila magkasintahan ngayon eh. Mabigat ang katawang tumayo ang dalaga. Dinala sa lababo ang tasa at platito at hinugasan. Tapos na ang bahagi ng buhay ko, Verna. Ayoko na silang problemahin. May bago na akong trabaho at kung tamang sabihin, may bago na rin akong boyfriend. Kung sa bagay, sangay ng kaibigan. Kaya ko lang naikwento sa'yo dahil baka gusto mong sa pamamagitan niyon, malinis mo ang iyong pangalan. Pwede nating hanapin kung saan nakatira si Mildred. Madali kong magagawa yun. Swestyo ni Verna na sumunod sa dalaga palabas sa sala. Umiling naman si Monique. Hindi na ako interesado, Verna. Anyway, salamat na rin. Tama na nga matulog at malapit ng hating gabi. Palibas ay second shift kaya natulog pa si Verna nang bumangon si Monique.
Nagbihis at naligo siya pagkatapos sinagsuot ng panibagong uniform para sa pagpasok sa klinik ni Dr. Marquez. Kasalukuyan siya nakakape nang may marinig na pumaradang sasakyan. Iniisip na baka si Roy o di kaya si James. Pero hindi niya natatandang sinabi ng binata na susunduin siya sa umagang yun. Tumayo siya at binuksan ng pinto sa sala. Bumungad sa kanya si Ryan na akmang kakatok. Ryan? Pwede bang tumuloy? Wika ng doktor na ang anyo ay tila magdamag na hindi natulog dahil sa bahagyang pakingitim ng ilalim ng mga mata. Tiningnan ng dalaga ang relo sa braso at may oras pa para kausapin ng binata. Ano man ang sadya nito. Nilakayan niya ang bukas ng pinto. Tuloy ka. Formal niyang anyaya at bahagyang kinabahan. Anong sadya ni Ryan sa kanya? Please sit down. Tumikim si Ryan at naupo sa malaking sofa. Pinili niya ang maliit na sofang katapat para maupo. May sadya ka sa akin. I don't know how to say this, Monique, pero kaya ako pumarito upang humingi ng tawad. Ako at ang mama. Sa malaking pagkakamali ang ginawa naming akusasyon sa iyo. Malungkot itong sinabi at bakas ang paghihirap sa mukha. Lalong sumidi ang kaba ng dalaga at hindi malaman kung anong sasabihin. Ibig bang sabihin ito? Napatunayan ng dating nobyo kung sino ang may kagagawa ng aborsyon? Bea was so convincing, Monique. Lalo na ang pasyente na tulad ng alam mo ay positibo kong ituturo. Pati na itong tinitirhan mo at ang silid na ginamit dati ng mama mo sa pagpapaanak. Patuloy ni Ryan. Si doktora ba ang gumawa, Ryan? Umiling si Ryan. No, some quack doctor. Hindi rin kilala ni Bea. Anong motibo ni Doktora Ponsalan, Ryan, para akong ituro? Jealous si Monique. She wanted me. Hindi niya matanggap na ikaw ang girlfriend ko. Nang mawala ka, ginawa niya ang lahat para mapalapit sa akin. Gusto rin siya ng mama. Pero maniwala ka, Monique. Hindi kita pinagpalit sa kanya. Walang pumalit sa puso ko sa iyo. I love you and I still love you. Alam ni Bea yun. Nagulan ako sa kanila ng mama sa pagsabing anong uri ng babae ang pakakasalan ko kung pumapatay ito na walang malay na sanggol. Gusto mapahikbi ng dalaga sa anyo ng binata. Ginagap nito ang mga kamay niya at ikinulong sa mga palad. Pinilit kong alisin ka sa isip ko. Kalimutan. Pero hindi ko magawa. Hindi ko man malaman ng totoo, paparito pa rin ako isa sa mga araw na to. Nakandang patawarin ka kung totoo mang ginawa mo ngayon. Patuloy ng binata na dinala sa bibig ang mga palad niya. Patawarin mo ako, Monique. Mag-umpisa tayong muli. Parang piniga ang puso ng dalaga sa pakiusap ng lalaking dating minahal at pinangarap makasama sa pagtanda. Nagbara ang lalamunan niya at walang namutawing mga salita. Tumayo si Ryan at tinaas siya at niyakap. Please, Monique, sabihin mong pinatatawad mo ako. Sabihin mong mahal mo pa rin ako. Gusto ko marinig kung mahal mo pa nga siya, Monique. Sabay na napalingon ang dalawa sa may pinto. Si James. Alam mo ni Monique na naiwan niyang bukas ang pinto pero pinagtatakan sa isip kung bakit hindi namalayan ang pagdating ng nobyo. James? Sino siya, Monique? Si Ryan ako mawala sa pagkakayakap sa dalaga. Mahal mo pa ba ang lalaking yan, Monique? Marinig formal na tanong ulit ni James na nakatutok ang mga mata sa kanya. Kulang isang taong kami magkasintahan ni Monique, mister. Ani Ryan na inakbayan ng dalaga possessively. Meron lamang kami hindi pinagkaunawaan. Iginalang ko si Monique sa loob ng mga panahong yun at handang pakasalan. At hindi ako naniniwalang sa nakalipas sa mga araw na wala na ako sa puso niya. Hindi pinansin ni James ang doktor at kay Monique ito titig na titig na halos bumao ng mga buto ng dalaga. Naghihintay ito sa sasagot niya. Please try to understand, James. Nagpapaunawa naman ang mga mata at tinig ng dalaga. Kami ni Ryan ay hindi na niya ang sinasabi dahil mabilis na tumalikod ang nobyo bago siya iniwan ng matatalim na sulyap. Akma niyang susundan si James subalit hinawakan siya ni Ryan sa braso. Gusto niyang takpan ng tenga sa malakas na rebolusyon at pag-ingit ng mga gulong na sasakyan ng nobyo. Muli siya kinarap ni Ryan. Oh, Monique, darling. Magsasabi ako sa mama ngayon din. Itutuloy natin ang planong pagpapakasal. Kumawala ang dalaga at tila nahahapong dinampot ang bag. Malilate ako sa klinik, Ryan. Malamig niyang sinabi. Hindi mo na kailangan pumasok sa pinagtatrabuhan mo ngayon, darling. You can go back to your old job. Or better still, wag na muna. Mag-leave ka at asikasuhin ang mga kakailanganin natin sa kasal.
That would make you very busy. Enthusiastic na sinabi ng doktor. Please, Ryan. Kailangan mag-report ako sa clinic. Hindi maaaring pabayaan ko na lang ang trabaho ko ng ganun lang. Determinado naman yung sagot. Sandali siyang tinantya ng binata bago tinampot ang susi ng kotse sa center table. Kung ganun ihahatid kita ron. Isang tangong isinagot ng dalaga at nagpatiuna na nang lumabas. Sa loob ng sasakyan ay kakikitaan ang siglang nagkukwento ang binata. Sumagot dili naman si Monique at gulo ang isip. Hindi kita tatanungin kung sino ang lalaking yun, Monique. Ang mahalaga na patawad mo ko. Huwag mo hayaang guluhin niya ang isip mo. Pinatatawad kita, Ryan. Tama ka. Wala akong hinanakit sa iyo o sa mama mo o kay Bea. Pero nakikiisap akong bigyan mo ako ng panahong pag-isip ang lahat o. Hindi kumibo ang binata na saglit siyang sinilyapan. Patuloy ito sa pagmamaneho habang manakanaka ay tinuturo niya ang daan. Hindi nagtagal inasarap na sila ng klinik at pababa na siya nang nagsalita si Ryan. I love you, Monique. Gusto kong tandaan mo yan. Pagbibigyan kita sa sinasabi mo. I owe you that considering that I have wronged you. May lukot sa mga mata nito. Oh, Ryan. Mabigat naman ang dibdib na bumaba siya ng kotse. Sa maghapong yun, halos wala siya sa sarili. Bagaman hindi nagkakamali sa trabaho, ay hindi naman ngumingiti at lagi ay nag-iisip. Gustong-gusto na niyang kausapin si Evelyn. Bago mag-alas 4 ay tinawagan siya ni Roy at pinaalam na sa araw na yun ang operasyon ng mama nila. Kaya doon na siya nagtuli agad. Alas 7 ng gabi nang dalhin sa OR si Rosita. Pag-alala sa ina, kay James at kay Ryan ang hali-haliling laman ng isip niya. Napayup-yup siya sa kama at masiding emosyon at gulo ng isip. Isang dantay sa mga balikat na nagpabalikwas sa kanya at napalingon siya. James, gano'n nakatagal na nasa OR ang mama mo? Formal itong tanong. Tinignan niya ang relo sa braso. Mahigit isang oras na. Paano mo nalaman? Professor ni Evelyn si Dr. Labrador at kaibigan ng pamilya. Simpleng sagot nito at inabot ang kahon ng fried chicken. Alam kong hindi ka makakalis hanggat hindi mo natitiyak ang resulta ng operasyon. Kaya nagdala na ako ng pagkain. Hindi malaman ng dalaga ang iisipin sa thoughtfulness na yon. James, alanganing wika niya. Yung inabutan mo kanina, gusto ko maunawaan mong. Nauunawaan ko, Monique. Agap nito sa formal na tono. Kumain na tayo. Nasa tinig at anyo nito na hindi gustong pag-usapan pa yon. Lumipas sa mga sandali na hindi nagsasalita si James. Ganun na lamang at sinamahan siya. Mahigit pang isang oras ang lumipas ng bumaba si Dr. Labrador at inakbayan nito si James. Your mother is fine, iha. Successful ang operasyon. Hindi na kailangan mabulan pa ng binti ang mama mo. Nakangiting wika nito. Nasa kamay ba naman siya ni Tito Manuel? Bakit hindi? Birong totoo naman ni James. Kung wala nang kailangan kay Monique, Tito ay hatid ko na siya. Maya-maya lang ay tapos na ang duty ni Roy. Sure, James. Madaling araw na ang baba ng pasyente mula sa recovery room. Pagkatapos ay nagpaalam na ang matandang doktor. Another 20 minutes ay nandito na din si Roy. Baling naman ni James sa dalaga. I'll take you home. Sa sasakyan ay walang kibuan ang dalawa at ni hindi sinubok ni James na magbukas ang usapan at hindi rin alam ni Monique ang sasabihin. Hanggang sa makarating sila sa Valenzuela at pumarada ang sasakyan sa tapat ng bahay nila. Tatawagan ko si Evelyn bukas at sasabihin kong hindi ka makakapasok. You can rest the whole day and visit your mother in the afternoon. Maraming salamat sa mga tulong mo, James. Pero ako nang bahala sa trabaho ko. Papasok ako bukas tulad ng dati. Binuksan niya ang pintuan ng pick-up at bumaba. Bumutong hininga ang binata at sinabayan ng kibit ng balikat. Suit yourself. Good night, Monique. Malamig at formal nitong sinabi. Isinara niya ang pintuan ng sasakit sinundan ng tanaw ang paglayo nito hanggang mawala sa paningin niya. Malungkot siyang humakbang patungo sa bahay na nasa pintuan naman si Verna. It's almost 12, Monique. Nabangiti sa kaibigan ng dalaga. Inoperahan na kanina ang mama, Verna. Kumusta ang Tita Rosita? She's fine. Tila nahahapong upo siya sa sofa at sumandal. Nagtatakang tinitigan siya ng kaibigan. Maghapong okay ang mood ni Dr. Mandigma kanina, Monique. At sa paraan ng pakikipag-usap niya sa akin, pinahiwatig niyang okay na ulit kayo. Pero si James ang naghatid sa iyo. He was with me habang hinihintay kong resulta ng operasyon. Over na. He was near and yet so far.
And I miss him so much. Marami akong gustong sabihin at itanong pero hindi ko magawa. Aniya sa kaibigan. Ryan was also worried about you bago ka dumating inakatatlong tawag. Anong gagawin ko, Verna? Both men are worth loving. Si James, ang pagkakaalam niya, nagkabalikan na kami ni Ryan. Pero naroon pa rin siya sa ospital in a very friendly way. Hindi ko ang alam kung ano talagang damdamin niya sa akin. He was very supportive and thoughtful. Bakit hindi mo siya tanungin para malaman mo? Baka after all ay likas lang na matulungin si James considering his kind of job. Hindi sa pinungungunahan kita ha, pero si Ryan ay tukoy mo ang layunin sa'yo. Nagkamaling minsan, pero hayun at nagsisi naman at makakasalan ka. James trusted me true and true, Verna. Ako naguguluhan sa'yo? Nailing naman na sinabi nito. Alam ko ang damdamin ko, Verna. Natitiyak ko. Lamang hindi ko matiya kung anong talagang damdamin ng lalaking gusto ko. Pero minsan may pinangako sa akin si James. At isa sa mga araw na to ay tatanong ko yun sa kanya. Hindi kong bibigyan pa siya nito ng pagkakataon na mag-usap sila. Subalit, hanggang sa mailabas ng ospital si Rosita ay hindi na nagpakita si James. Nasasaktan siya at natatakot na baka tuloy na itong hindi makipagkita sa kanya. Pero hindi naman niya magawang magtanong kay Evelyn o di kaya tawagan to. Nakagalit ba kayo ni James, Monique? Si Evelyn isa nga pong walang gaanong pasyente. Matagal ko nang gusto itanong yan sa'yo. We were civil with each other the last time na magkita kami. Ani habang gumagawa ng cotton balls. Civil isn't the right word for lovers. Amuse na sagot naman ni Evelyn. We are not lovers, Doktora. Ngumiti naman ang Doktora. Alright, magkasintahan. Huminga siya ng malalim. Hindi ko rin matiya kung yun nga ba ang relasyon namin ng kapatid niyo. Hindi mo napapabayaan ang iyong trabaho pero napansin kong wala ka sa sarili mo nitong nakaraang mga araw. Malimit kitang mahuling tila maiiyak at nag-iisip. Ang mama ang sinasabi sa aking malimit. 10 oras ng gabi kung umuwi si James at nakainom pa. Hindi dating ganun si James, Monique. Patuloy ni Evelyn na hindi pinansin ang mga sabi niya. Nang hindi kumibo si Monique ay nagtuloy si Evelyn. Nasa farm si James. Napaangat ng mukha ang dalaga at tumingin sa doktora. Hindi nagpupunta doon si James kung wala rin lang problema ang manggahan o di kaya siya ang may problema. Natitiyak kung walang aberya ang manggahan kaya malamang na ang kapatid ko ang may problema. May problema marahil sa trabaho niya si James. Sinabi rin ng mama na minsan tanungin niya kung may problema ang kapatid ko. Sinagot daw hindi na magtitiwala sa babae gaano man ka-inosente ang mukha. Patuloy pa rin ni Evelyn na tila hindi siya nagsasalita. Ikaw lang ang alam kong kasintahan ni James, Monique. My brother may be many things pero walang sinaktan at nilokong babae yun. Not that he was aware of. Maliban pa sa sinabi na niya sa amin ni mama na ikaw ang babae gusto niyang makasama sa buhay. Oh, gusto mo bang sabihin sa akin ang pinagkagalitan ninyo? Evelyn asked softly. Nakahanda akong makinig. Tumayo ito at inilabas ang clue sign sa glass door. Hindi ko alam ang gagawin ko, Doktora. Simula niya nang maupo sa harap ng reception desk si Evelyn. Pagkatapos kinuwento ang lahat-lahat simula sa paraan ng pagkakilala nila ni James sa amazement ng huli. May, James never told us how you met. Buong akala namin ng mama ay dati na kayo magkakilala. Nakatawang sinabi nito. And my brother fell in love with you the right there and then? Can't believe it. He never told me he loves me. At kahit na sinabi niya sa akin yun noon, hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala posibleng makadama ng pag-ibig ang dalawang taong noon lamang nagkatagpo. But you do love him? Yes. We were perfectly alright hanggang sa abutan niya sa bahay ang dati kong boyfriend. He probably misunderstood me nang sabihin kong sana maunawaan niya. Well, ang gusto kong sabihin sa kanya nung sandaling yun, maunawaan niyang I was having mixed emotions dahil napatunayan ko sa mga taong yun na mali ang bintang nila sa akin. I was overwhelmed na secondary na lang ang presensya ni Ryan. Sinabayan niya ng buntong hininga ang paliwanag. Inilahad naman ni Evelyn ang dalawang kamay. What are you waiting for? Sundan mo si James at mag-usap kayo o di kaya tawagan mo sa cellphone niya. Oh no, pag andun nga pala siya sa farm, naka-off ang cellphone niya. Paano kay ni Dr. Marquez kung mag-absent ako bukas? Wala sa loob niyang tanong. Tumawa naman si Evelyn.
I don't really mind closing this clinic for 2 or more days, if only for my elusive brother. Besides, nakikinikinit ako na maghahanap na naman ako ng bagong medical secretary. Maaga pa kinabukasan ay bumiyahe na patungong Batangas si Monique. Awat-awat naman ang kaba ng dibdib at sari-saring kaisipan na baka nagkamali lamang sila ni Evelyn at baka itaboy siya ni James pagdating doon. O di kaya, hindi siya mapang-abot at habang papunta siya ay pauwi naman to. Makalipas ang ilang oras ng kainip-inip na biyahe ay bumaba siya sa estasyon ng Batangas. Tulad ng dati umaambon, sa pagkakataong to hindi siya nagkalangang sumakay sa tricycle. Nakahinga siya ng maluwag nang mataraw ang pickup ng binata. Kinakabahang nilandas niya ang mabatong driveway sa gitna ng mahinang ulan. Malapit na siya sa balkon nang mataraw ang nakatalikod na si James. Nakasandal to sa barantilya. Sunod-sunod ang kabog ng dibdib niya at saglit siyang napayuko. Sa muling pag-angat ng kanyang mukha, nakita niyang isang babaeng lumabas mula sa loob ng bahay. Tumabito kay James at inakbayan naman ng lalaki. Itinuloy siya sa pagkakatayo. Hindi niya gusto huminga at baka maririg niya yun ng dalawa at mapansin siya. Kaya ba narito sa Batangas si James? Dahil may kasama tong babae? Hindi dahil sa kanya? Sa nanginginig na mga binti ay humakbang paatras ng dalaga. Ang dati baliwalang ambon at tila yelo ang patak sa mukha at braso niya. Sa tila namamanhid ng katawan ay mabilis siyang lumayo sa bahay na yon. Miss Monique! Naririg niyang tawag ng kung sino sa kanyang pangalan. Subalit hindi niya pinansin, binilisan pa niyang lalo ang hakbang. Miss Monique Intay! Muling sigaw ni Antona, kinalingon naman ni James sa dako niya. Monique, gusal nito. Mabilis na tinalo ng barandilya at patakbong hinabol ang dalaga. Monique! Tawag nito subalit hindi siya lumingon. Kung luha o ulan ang dumadali sa pisingin niya ay hindi niya matiyak. Inabot siya ni James at niyak mula sa likod at inangat sa lupa. Bitawan mo ko! Hiyaw niya. Sa pagpiglas niya ay nabala ang panimbang ng lalaki at napaupo sa damuhan ng hawak pa rin siya. Bitawan mo sabi ko! Patuloy siya sa pagpalag. Hindi ka nagpunta rito para lang magpaulan. Ani James ay hindi siya binibitawan. Bakit ka narito? Pwes dahil gusto ko magpaulan. Parang bata namang sagot niya. Ah, ganun. Natatawang tanong ng binata. Well then, tara sa manggahan and let's have a walk in the rain. Tumayo to kasama siya at hinawakan siya sa palad. Baliwala ang pagpipiglas niya. Tumingala sa langit ng binata at hinayaang pumatak sa mukha ang munti-unting malalakas na ulan. I guess this has become a lovely day. I'm walking in the rain with my lovely Monique. Inilahad nito ang isang kamay na para bang sinasalubong ang ulan. Pagkatapos ay iniyakap sa kanya. Nagdala ka ba ng tuyong damit or I shall have the pleasure of lending you my shirts again? She tried to choke her sobs nang titigan siya ni James. Hinawin nito basang buhok niya mula sa mukha at inipit sa tenga niya. Pagkatapos pinahid ng palad ang mga pisngin niya. Rain and tears? Tukso nito. Dinampihan siya ng halik sa noo. Tell me, love, why are you here? Ayoko na maraming paliwanag at ako sa Sean James. Dalawang bagay lang ang gusto kong itanong. Anong una? You promised me once na hindi mo ako sasaktan. Not intentionally at least. Did you mean it? Bagay yung mukha ang binata at tinitigan siya. Wala akong sinabi na hindi totoo sa loob ko, Monique. His eyes holding hers with such tenderness. And I have kept my promise while you hurt me, love. Not intentionally. Pakiramdam niya ay may biglang bumara sa kanyang lalamunan. At sa gitna ng drizzles, hindi niya malaman kung maiiyak o tatawa. Anong pangalawa? He asked softly. Bagya siya tumikim. Sino ang babaeng kasama mo sa balkon? Isang tawa ang pinakawala naman ni James. Sabi ko na nga ba, ilang daylan kaya ka biglang aalis ang hindi mo malang ako nakakausap. Pagkatapos ay pumormal, hinawakan siya sa mukha at itiningala. Mamaya papakilala ko sa iyo si Janine. Pamangkin ko, hindi ko ba nasabi sa iyong kapatid ng mama ang namamahala na manggahan? Anak nito si Janine. Ikinawit ng dalaga ang mga kamay sa liig ng binata. Her eyes sparkling with love at sa pagkakabigla ni James ay siniil niya to ng halik. Hey! Naputol ng ulang ang sasabihin sana ng binata. At bago pa nito makuhang gumanti ng halik, nailayo niya ang kanyang mukha. Her eyes teasing, her lips seductively pouting. Will you marry me, James Gonzalez? He smiled down at her.
His face glowing with love. That's a bonus question. Sabi mo, dalawa lang pero sasagutin ko na rin considering that I haven't been proposed by a woman before. And it may not happen again. Yes, love. Yes, I'll marry you. She smiled sweetly. Bahagyang ikinilig ang ulat yung tinting inilapit ang mga labi sa binata. But James met her lips and closed the distance between them. Mindless of the train that started to soak them. At makalipas ang ilang buwan, isang simpleng kasalan lang ang ginanap sa farmhouse at immediate families lang ng dalawang panig ang dumalo. Maliban kay Verna na tumayong maid of honor. And they lived happily ever after. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig nina James at Monique. Nawa kayo nag-enjoy at na-in-love. Samahan niyo po ko muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.